Today is May 20, 2016. It's a Friday. Ito po ang ating headlines. National Board of Canvassers na iproklama na ang 12 bagong senador. Senado at Kamara handa na sa pagbabalik sesyon sa Lunes. Senate Blue Ribbon Committee tinapos na ang pagdinig sa $81 million money laundering activity. Dating Philippine National Police Chief Alan Purisima at iba pa ipinaaaresto na ng Sandigan Bayan. Mga malalaking aktibidad, ipagbabawal na ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At search operation sa nawawalang Egypt airplane na hinihinalang nag-crash sa Mediterranean Sea, tuloy-tuloy pa rin. Matapos na ma-canvas ang 166 na certificates of canvass na iproklama na kahapon ng National Board of Canvassers o NBOC ang 12 kandidato na nanalo sa senatorial race. Sa 12, 5 dito ay mga bagong pangalan sa Senado at ito ay sina Joel Villanueva, Manny Pacquiao, Risa Ontiveros, Win Gatchalian at Laila De Lima. Nagbabalik Senado naman sina Panfilo Ping Lacson, Richard Gordon, Mig Zubiri at Kiko Panghilinan. Habang muling nahalal ang mga incumbent senators na sina Senate President Franklin Drilon, Vicente Soto III at Ralph Recto. Malapit nang makumpleto ang mga Certificate of Canvass at Election Returns na dumarating sa Senado. Sa datos ng Senate Public Relations Information Bureau, 12% na lamang ang hinihintay na COC at ER. Ayon kay Head of State Security General Jose Balahadya, oras na matapos ang pagtanggap sa mga ito ay nakahanda na upang dalhin naman ang mga ito sa House of Representatives. Handa na ang Senado at Kamara de Representante sa pagbabalik sesyon sa Lunes kung saan tututukan ang 20 ng mga panukalang batas na nakabinbin pa sa third reading. Ayon sa Legislative Bills and Index Service Data ng 16th Congress, sa 3,162 panukalang batas na inihain sa Senado, 625 ang naipasa ng mataas sa kapulungan, samantalang 57 rito ay naisabatas na. Habang sa 771 na ang panukalang batas na inihain sa lower house, ay 115 ang naisabatas. Kapwa naniniwala ang 20 na may papasa pa ang 12 priority bills ng Aquino administration. Nagprotesta naman sa labas ng Philippine International Convention Center or PICC ang Alliance of Concerned Teachers o ACT kasama ang mga guro na nagsilbing Board of Election Inspectors at Support Staff sa 2016 national elections dahil sa pagkaantala ng kanilang honorarium. Panawagan nila sa Commission on Elections i-release na ang kanilang honorarium. Ayon kay Benji Valbuen, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, nagawa na nila ang kanilang trabaho at marapat lamang na gawin din ng Aquino government ang kanilang tungkulin sa kanila. Samantala, tinapos na kahapon ng Senado ang pagdinig sa $81 million money laundering activity at magsusumite na ng penal na ulat at rekomendasyon ang Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue. Samantala, umapela rin ang Bangladesh sa Philippine government na maibalik na agad sa kanila ang $15 million na isinauli na ng junket operator na si Kim Sin Wong sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang halagang ito ay bahagi lamang ng $80 million na ninakaw ng mga hindi pa matukoy na hackers mula sa US Federal Reserve Bank account ng Bangladesh at inilipat sa 5 RCBC Jupiter Branch accounts sa Pilipinas. Ngunit ayon sa AMLAC, hindi pa rin agad maititurn over ang $15 million dahil kinakailangan pa itong dumaan sa proseso ng civil forfeiture case.
Humingi naman ng karagdagang panahon ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang masagot ang counter-affidavit na isinumite ni dating RCBC Bank Manager Mayet Santos de Guito sa $81 million money laundering case. Marami umanong inaasikaso sa ngayon ang nakatalaga mga abogado ng AMLAC kaya humingi ito ng palugit. Binagbigyan naman ito ni Assistant State Prosecutor Hilmarie Fe Pacamara at muling itinakda ang preliminary investigation sa June 7. Haharap si De Guito sa kasong money laundering dahil sa pagpayag nito na ma-withdraw ang $81 million na perang ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh at inilipat sa apat na account sa RCBC Jupiter Branch. Pinapaareso naman ang Sandigan Bayan 6th Division si dating Philippine National Police o PNP Chief Alan Purisima at 10 nitong kapwa akusado sa kasong graft. Ito ay matapos makahanap ng probable cause o sapat na basihan ang Sandigan Bayan sa kaso laban sa kanila. Nagugat ang graft case sa pag-award ng PNP sa kumpanyang Werfast Documentation Agency Incorporated noong 2010 or 2011 rather ng kontrata para sa application at delivery ng mga lisensya ng baril na hindi dumaan sa tamang proseso ng bidding. Tiniyak naman ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP na buo ang kanilang suporta sa pagkapili kay Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ito ay sa kabila ng pagiging isang junior police officer ni de la Rosa kung ikukumpara sa mga iba pang opisyal ng PNP na pinagpilian ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Chief Superintendent Wilben Mayor, nirerespeto nila kung sino man ang napili ng bagong pangulo na ilagay sa pinakamataas sa posisyon ng PNP. Isinantabi rin ng PNP ang posibilidad ng pagkakaroon ng demoralisasyon sa kanilang hanay gayong tatlong PMA class ang nilaktawan ni De La Rosa. Naninindigan ang kampo ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte sa polisiya na walang palakasan sa kanilang pagpili nang ilalagay sa gabinete ng incoming president at kung hindi kwalipikado sa posisyon ay hindi nila tatanggapin. Sa kasalukuyan, ayon kay Duterte Transition Team spokesman Peter Lavinia, marami pang kailangan punan na posisyon sa pamahalaan bago mag June 30. Ngunit aminado sila na matindi ang lobbying ngayon para sa mga pupunang posisyon. Ayon pa kay Lavinia, ang huling nagbigay ng mga kumpirmasyon para sa alok na posisyon sa gabinete ay sina Las Piñas Representative Mark Villar para sa Department of Public Works and Highways at ang former Agriculture Secretary na si Carlos Sonny Dominguez na tinanggap na ang alok ni Duterte na maging kalihim naman ng Department of Finance. Sa ibang balita, magsasampa ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban kay Vice President Jejo Marbinay kapag nakababa na sa kanyang pwesto. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, maaari nang sampahan si Binay ng kasong graft, malversation at falsification of public documents kaugnay pa rin ng anomalya sa Makati City Parking Building. Sinabi ni Morales na bailable ang mga nasabing kaso. Hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos ang investigasyon ng Ombudsman sa reklamong plunder laban sa Vice Presidente. And speaking of the Ombudsman, mag-i-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales at hindi na makikialam sa gagawing investigasyon laban kay Presumptive President-elect Rodrigo Duterte dahil sa koneksyon nito sa isa sa mga anak nito. Si Morales ay aunt-in-law ng anak ni Duterte na si Inday Sara dahil kapatid ng Ombudsman ang ama ng napangasawa nito. Ang investigasyon ay hinggil sa isinampang reklamo ni Senator Antonio Trillanes IV sa umano'y 11,000 ghost employees ng Davao City noong 2014. Ngunit ayon kay Morales, posibleng matamasa ni Duterte ang immunity from suit oras na maiproklaman na ito bilang Pangulo ng Bansa. At matapos naman umani ng batikos ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa matinding traffic na idinulot ng isang medical mission ng Iglesia ni Cristo, ipagbabawal na ng ahensya ang mga malalaking aktibidad sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, marami naman lugar na malalaki ang pwedeng pagdausan ng mga gawain na hindi makakaperwisyo sa mga motorista. Ipinaliwanag ng MMDA na hindi sila nasabihan ng maaga hinggil sa naturang aktibidad kung kaya't hindi sila nakagawa ng maayos
na traffic rerouting plan. 15 segundo lamang ang ilalaan ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa mga service na magbababa ng kanilang mga estudyante sa mga eskwelahan malapit sa mga pangunahing lansangan. Ito ay upang hindi makaabala ang mga naghahatid ng estudyante sa mga dumadaang motorista. Ayon sa MMDA, hindi naman nila huhulihin ang mga service na lalagpas sa 15 segundo, subalit kung sobrang tagal na ito, ay maaari na silang matikitan sa kasong obstruction. Sasampahan ang kaso ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Board Member Ariel Inton ang mga administrator ng Independencia PH sa Facebook dahil sa mga di umano'y malisyosong post ito laban sa kanya. Sa isang post ng naturang page, sinabi doon na nagpapalakas Inton sa susunod na administrasyon at nais itong mailukluk siya bilang bagong LTFRB Chief. May 17 nang i-post ng Independencia PH ang mga paninira laban kay Inton na nag-trending naman sa naturang social networking site. Samantala, lumagon na 6.9% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taong 2016. Mas mataas ito sa 5% noong first quarter at 6.5% ng fourth quarter ng taong 2015. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, malaki ang ambag na sektor ng industriya at services gaya ng mga call center industry sa paglago ng ekonomiya nitong first quarter. Ngunit bagsak naman ang sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng El Nino sa mga pananim at palaisdaan sa buong bansa. Ito na yung sinasabi natin na hindi masyadong inclusive, no? Mga agriculture sectors, hindi masyado nararamdaman yung economic growth daw. Oh, for the last 3 admins ata, not part of the agenda of each admin ng agriculture. Ito. So, let's see. Asan na si Angel? Wala pa si Angel. Oo. Pero yun nga, parang we're hoping, no, na dito sa next administration, speaking of the agricultures, nakakalungkot lang din isipin na parang of all, well, services, we acknowledge that dahil mataas talaga ang labor force ng Philippines. So, but sana isa rin talaga sa mabigyan ng focus ng ating pamahalaan ay ang sektor ng agrikultura. Dahil supposedly, we are an agricultural country and malakas tayo dapat sa sektor. Ang problema kasi sa last mga admin na nakikita ko, last 3 or 4, ang focus nila was more on giving loans rather than giving land. Yun. Not like sa US kasi ang land was owned by the farmers mismo from the start. Kasi yan ang problema. Yes, and you would agree with me, Jax, no? Sa ibang bansa, ang mga farmers, isa yan sa mga mayayaman. Diba? Pag pupunta ako ng US, tas, kunyari, saan tayo magsistay? Uy, social tayo sa farm. Kasi sa kanila yung lupa. Tapos when they pagigising nila, pagkain nila, sila kukuha ng baboy nila, yung mga crops nila. Diba? Tapos yung mga kotse nila, big farmhouse. They're set for life. Diba si Superman nga Hindi ko pa napanood Si Superman, farmer. Lahat, yung generally si Superman is a farmer. Is he a farmer? Yes, kita mo. A Smallville daw. Yes. Sa Smallville. Hindi kasi ako fan. Alam ko si Clark Kent. Tipo siya sa office. Ha? Si Clark Kent. Hindi, pero farmer talaga siya. Sa Smallville. So, yung umuwi siya sa nanay niya, back to farming siya lagi. Diba? Well, kung ganun din kagagwapo ang mga... sa yung mga farmer, ha? Angel! Talaga, Good morning sa inyo dyan, guys. Good morning sa mga nanonood sa atin sa Good Morning Kuya. At good morning din sa mga nakikinig sa atin dahil po tayo ay sabayang napapakinggan sa UNTV Radyo La Verdad 13:50 mula alas 5 po ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. At of course, syempre hindi ko makakalimutan, good morning, good afternoon, and good evening sa mga nanonood sa atin at nakikinig all over the world. Yan po ay via live streaming through www.untvweb.com. Alright, it's 5:01 in the morning. May 20! Oh, diba? Thank God it's Friday. May 20 na. Thank God it's Friday, like what I've said. At congratulations dun sa mga naiproklamang senador kahapon, no, 'di ba? Number one at valedictorian itong si Senator Franklin Drilon, binigyan siya ng certificate of kasi siya yung number one. Tapos sa sumunod nga top 2 itong dark horse si Tess Daman na si
Joel Villanueva. And at congratulations din kay pang-12 eh, talagang nilaban niya itong posisyon na to eh, si Secretary Laila De Lima. Finally, at hello there guys! Good morning. Good morning, Tito RJ, Tito Don, and Tito Tony. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. So, nag-congratulate ako doon sa mga naiproklama ng senador kahapon. Saka mga party list. Alright. Kasama ang bagong henerasyon. Of course! Okay. Congratulations! Okay, Tito RJ, Tito Don, tsaka Tito Tony, bigyan ko kayo, I'm sure alam niyo to, pero for others na hindi pa masyado updated, bigyan ko lang kayo ng update doon sa mga listahan ng mga cabinet secretaries na nailabas na dito nga sa incoming Duterte administration, na ang executive secretary, si Mr. Salvador Medialdea. Presidential spokesperson Salvador Panelo, Acting Foreign Affairs, former Securities and Exchange Commission Chief Perfecto Yasay Jr., at para naman sa Transportation and Communications at naitalaga po si Arthur Tugade. Sa finance naman, si former Agriculture Secretary Carlos Dominguez. Itong si Dominguez initially declined the offer, but finally, after talking to his family, ay tinanggap na nga niya itong posisyon na to. Para naman sa Department of Education, ay ang Lyceum of the Philippines Batangas President na si Peter Laurel. For Agriculture, former North Cotabato Governor Emmanuel Manny Piñol. At para naman ang very controversial na appointment sa public Department of Public Works and Highways ay si Las Piñas Representative Mark Villar. Sa Mindanao Peace Process, ang na-appoint po ay si Mr. Jesus Dureza. Para naman sa peace process with communist rebels, si Sylvester Bebot Bello III. At para naman sa PAGCOR, ang former Bureau of Immigration Chief na si Andrea Domingo. Presidential Assistant for the Visayas ay si Michael Dino naman. At para sa DOJ, Justice Secretary Vitaliano Aguirre III. Ayan. Tapos dun sa mga nagsasabi bakit acting foreign affairs, ano, kasi yung na nang in-offer ito ni Duterte sa kanyang running mate na Senator Alan Peter Quetano. But since siya ay banned for being appointed to an executive position for a year, siya ay tutuloy muna bilang senador at in the long run, I think he's going to accept the offer. At ito ngang si Gilbert Teodoro ay inoferan din ni Duterte na maging DND secretary. Ngunit sabi niya, bago niya ito i-accept, ay siya muna ay makikipag-usap sa kanyang mga, sa kanyang pamilya para malaman ang kanilang opinion dito kung ito ba ay kanyang tatanggapin o hindi. O diba? Apat na posisyon. Yung apat na posisyon. Para sa DOLE, DAR, at DSWD. Ano ba yung isa? DOLE. Meron pa? DENR. DENR, yan. Yan ay most probably inalok nga ni Duterte sa CPP. Pero nagsalita yung mga taga-CPP na hindi naman daw yung mga mismong mga rebels yung kanilang ilalagay doon. Ganon din. Oo. May mga ano daw sila, may mga professionals that would fit the position. Pero may instructions si ano eh, 'di ba? Si Joma na huwag muna tatanggap daw ng mga positions hanggat hindi daw ma-meet. Oo, at saka hanggat daw hindi ma-meet ang requirement ni Joma Season na palayain yung mga prisoners. Political prisoners. Meron din tayong dapat sundin na bago sila makapag maitalaga sa mga position na ito ay dapat mag-sign din sila ng peace agreement kasi yan ay according sa law. At this will all depend sa Commission on Appointments, 'di ba? Sinabi si ano, si Enrile. While it is within the powers, yes, illegal to exercise political decisions, pagbibigay ng cabinet positions to known members of the Communist Party of the Philippines, the incoming chief executive should still act with caution. I am not in a position to advise him. He has good advisors at this point. Para bang winawarn lang niya to be sleeping with the enemies.
gusto ba na katulog ka na na may kaaway kang sa katabi? Sa kama, o? Baka bigla akong saksakin. Hindi, buti ko saksakin ka na. Ikaw, doon. Putulin na eh. Nakakatakot eh. Putulin yung mga kamay mo, RV. Sa buong kapaybayan mo sa kama. Hindi, putulin yung mga kamay mo. Buti ko kamay lang. Tinatanong kita kung natulog ka na na may kasama kang kaaway sa kama. Yung buntot mo putulin. Hoy. Ay, mo sumagot tama ka. Meron kasi. Hindi ka naman pwedeng matulog pagkakaaway. Dapat gising ka lagi. Lagi kang gising. Saka lagi mo hawak yung iyong mga kamay. Siper. Siyempre, di ba? You have to pray. No, sana walang mangyari sa'yo buong magdamag. Ayan. Ako tingin ko naman, Tito RJ, para sa akin. I think the parang the aim or yung kanilang dahilan kung bakit nila binabalak nga nabigyan ng posisyon itong mga taga-CPP is maganda. Maybe this might help or this might open doors para for the first time, mag-i-open na nga sila sa democratic interaction. But my only concern, Jegs, actually, is paano kaya ang magiging pakiramdam ng mga kapulisan natin, no? Na PNP, AFP, ano, if no, this happens, pakiramdam na ng mga police. Police. And kasi diba, Tito Archie, we all know naman na sila din naman talaga mga naging biktima nitong mga naging activities ng CP. Pero bago sila naging biktima, naging victims din sila. Na-biktima naman sila ng police. That's also one thing, one way to see it. Pag tinignan mo lang sa isang aspeto at hindi mo tinignan ang dahilan, karamihan sa mga nagiging dahilan, injustice. Karamihan sa nagiging dahilan, hinagawa ng lupa. Ano yun? Nagabiyado rin. Kaya sila nag-rebelde. Pero bakit sa Italy, sa France, basta sa Europe, workable yung ganung relasyon? The communist na kayong... Police. Hindi, diba? Pero hindi ka ngayon kasi meron ang pumapasok, pati ang US pumapasok na. Ah, di ba, kahit sa Brazil ngayon, pinag-iinita na kasi... Tinatanggal niya mga left. Oo, yung mga leftist talagang binibira na. Eh tayo naman dito, tinatanggap na natin. Di ba? Baka... Eh maganda naman pa, magandang patakaran diba? Din. Pero para malamdaman din maganda yung ano, maganda yung left pero wag naman yung extreme left. Hindi, bakit nga sa Italy nga may mga left naman doon pero tahimik sila. Hindi naman sila nag-ano ng struggle. Wala naman sila armas kasi na, no? Di ba? Mga left groups kasi sa ibang country walang mga arms, walang army meron. Sa Germany may left groups. Pero walang arm group, walang arm group doon. Pero meron lang pala ng ano, no? Sa England, yung IRA. Yung Irish group naman. Separatist naman yun. Separatist sila. Iyon ang dapat yung pinag-aawayan daw nila, yung classification ng mga CPP-NPA. Kung left ba ito or separatist ito. Dahil may armas sila eh. Kasi kung left lang pag-uusapan, sila Renato Reyes, yung mga yun. Medyo okay pa yan eh. Tanggap ko yan. Pero kung sila Joma mismo, ibang usapan yan. Hindi ko masasabing leftist yung sinasabi mo. Sila Reyes. Centrist left? Hindi yan ang mga leftist. Ang mga leftist na iintindihan yung sabihin natin. Left, right, and center. Alam niyan yung mga ideolohiya ng mga komunista. Alam niya, nakabasa yan ng kay Karl Marx. Alam niyan yung mga... Pero yung iba na sinasabing leftist, nasabing magbibintang kang komunist, ay hindi mo naiintindihan ang komunismo. Pag hindi mo naiintindihan, huwag kang magsalita. Dahil yung mga nakakaintindi at may background at alam, nag-aral talaga, pagtatawanan ka. Kasi ang nangyayari dyan, parang pag sinabi mo pagka nang gugulo, leftist, communist. Kasi nang gugulo. Yun yung ano sa atin. Connotation. Well, yung pag-appoint naman daw sa kanila, on the other side, you can look at it na at least malalaman nila paano talaga ang mamahala sa gobyerno at maramdaman na rin nila yung mabatikos din. Baba? Parang naman lang kung paano mamahala sa gobyerno. Diba? Para tayo nagbahay-bahay. Ganun yung ano nila, yung sinasabi nila. Para maturuan ang leksyon eh. Sige, bibigay na natin ang function ng government na kritikan. DENR pa yung isa. Nakita mo, yung mga hindi nakakaintindi sa komunismo, andyan lahat. Pero nakita mo takbo ng gobyerno natin.
karaniwan magnanakaw. Diba? Totoo ba? Hindi. Totoo naman. Tama ka dyan, 80%. Kaya nga nagkaroon 90. Ng, kaya nga nagkaroon ng Duterte presidency. Oo. Mm. Diba? Dahil dyan. Ang daling nag-imik si, gumimik si, Duterte. Mm. Na para bang napakadaling yakapin ng mga sinasabi niya. Oo. Mm. Pero sino ba ang gumawa kay Duterte? Ang gumawa kay Duterte, si Pinoy. Mm-hmm. Mm. Diba? Yes. Lahat ng mga hindi mga kasi niya hindi na magawa yung magawa. Mga yes. Sad experiences ng tao eh nandun sa kay Pinoy. Mm-hmm. Sabi nga nila Tito Savior. RJ, no, nung so, before the election, sabi nila, a vote for Duterte is actually a vote against Pinoy. Oh, ayun, yeah, sabi nila. Oh. Mm-hmm. Tapos sinasabi niya na bababa siya sa gobyerno ng mataas ang noo. Talagang mata, malapad na noo mo talaga. Oo, para. Stop na tayo dyan. Para sa akin. Dito, RJ. Hindi ako nagsabi ha. Kaya naman Angel ha. Sa akin, sana huwag kang makulong. Si Purisima na, ano na, sampulan na. Kukulong na. Kukulong na. Sampulan na siya. Sample na siya. Pero nabasa niyo ba yung ano? Yung report si nung isang Tagalasal tsaka Ateneo, yung statistician tsaka yung isang ano, maganda yung report niya tungkol sa election natin. Anong sinabi niya? Na hindi malinis yung ating election ngayon. Sabi dahil napunan nila doon yung constant na pagtaas ng mga boto. Sabi ng nung dalawang eksperto. Taga-Ateneo tsaka Tagalasal. Ayan, dyan na naglabasan yung mga expert and analyst. Hindi naman San Beda ang kanilang kalaban nila. Ang sinasabi lang nila, pag pinagsama-sama mo, yung boto nung nasa baba, nung senador tsaka ng VP, sobra-sobra yung binilang. Kaysa bumoto. Yung mga kandidato, ngayon, eh, may expect mo ba luminis ang eleksyon? Bagay. Para ka naman bago ng bago eh. Kaya tayo ganito hanggang ngayon eh. Recycle lang sila lahat. Na pinagpipilian natin, lesser evil. De demonyo rin. Demonyita, demonyito. Di ba gano'n? Pinakamaiksing sungay. Pero may sungay. Hindi na mainit pa rin ulo ni Tito RG. Hindi. Nakaka-ano tayo? Nakaka-buisit. Tama ka dyan dito, RJ. Namimili tayo sa hanay ng mga walangya. Na? Karaniwan dyan eh, medyo nagsimula ganito. Bakit ka maraming pera ngayon? Saan ang galing ang pera mo? Tanungin mo sila, saan galing ang mga pera nila? Nagsumikap. Nagsumikap ka. Nagsumikap magnakaw. Nilagay mo sa politika. Hindi, iba yung ganito natin. Diba? Yung Edge sa One, di ba? Yung Edge sa Revolution. Yes. Bilugan mo lahat ng litrato doon ng mga involved. Lahat yung bilyonaryo ngayon. Oh, mayor yung diba? VP. Naging VP. Lahat bilyonaryo lahat ng involved doon ngayon. Pero tayo, nanatili tayo yung mga Galunggong Brigade. Yung mga bayawak ng mga yan, sinira ang ano, mga sa, hirap ng mga ibang bayani ng Edsam. Mga nakisakay, nakinabang. Mm. Diba nakakasuhan naman daw yung isa eh, pag tapos na yung termino si niya. Si Jerry Binay. Oo, si VP Binay. Yan, sumikap daw yan. Sumikap daw yan. Diba? Ano yan? Pro bono human rights lawyer. Diba? Ang ganda naman ang ano yan eh. Practice niya ano, sa lawyer. At saka yung misis niya. Magaling doktor. Na. Doktor. Pero okay pa rin dito, AJ, no? Pag pro bono ka, magiging bilyonaryo ka pala, no? Sana lahat ng ginawa ko, pro bono na lang din. Bilyonaryo ka sana ngayon. Ako, bakit? Magiging congressman ka. Ako, puro abono. Puro abono. Mabuti kang abono. Anyway, meron pa rin naman silang pwesto sa gobyerno sa Makati. Republic of Binay pa rin. Kasi nandun yung anak niya. Si Abby, mayor, yung asawa ni Abby, congressman. Pero according pala dun sa, ano, tinignan nila dun sa mga, sinabi nila, yung mga bumoto daw, mostly, yung sa mga, lewa, sa San Lorenzo Village, yung mga iba pa mga village dun, yung mga elitista, let's say, may mga may kaya, they voted daw for Kid Peña. Oo, pero yung, of course, yung sa masses, ng Makati. Mas si Binay. Kasi. Si Binay daw. Marami kasi yung masis eh. Ang District 1 kasi, medyo elitista pe. Pero yung District 2, yung mga Sembo, West Rembo, yan na yun.
FB na yun. Doon siya, mas malaki kasi yung boto ron. Yung nakikinabang. Yung may tinatawag na Hakot Brigade. Ayan yun. Yung Hakot Brigade. Dapat yung mga Hakot Brigade na yan, binibigyan ito ng A Super Syrup para tumitumino yung utak ng mga yan. Ano ba yung A Super Syrup? Pampatanggal to ng sungay. Because it helps our body and the immune system maintain the optimum level of wellness and the prevention of asthma, arthritis, hypertension, diabetes, stroke, sleep disorder, kidney disorder, gastric ulcer and cardiovascular diseases. Introductory offer. Pag 1,000 ml, 750 na lang, oh. Sabang ma- changes. Habang maaga, kumuha na. Saan ba nakakabili? Saan nakakabili? Ang tanong. Ayan, oh. Saan nakakabili daw? Kay Tony. For order and inquiries. Kay Tony. Kay Porky. Kay Porky. Tito Dondon, Tito Tony. Yan, saka Tito RJ. Just watch Pondahan. Oh, painom ni Binay yan bago. Pero nyo kay Binay. Hindi bago magano. Para immunity. Hindi saka bago. Gusto ko 'yun. Bago i-detain para hindi siya pumunta ng hospital. Mamaya ma hospital arrest na naman 'yan. Bigat na issue ah. Will change. Maraming papatayin tao. Kapag naging resistant ang tao sa mga antibiotics. Pangalan yata noon Osborne. Hanggat na hindi nag-i-introduce ng panibagong linya na mga antibiotics, darating ang panahon by 2050, maraming mamamatay na hindi kaya ng tabla ng antibiotics. That is why ngayon nga daw, Tito RJ, kahit yung mga ilang doctors, they're also admitting na pagka hindi naman ganun kagrabe, talagang hindi na muna nila bibigyan ng antibiotic as much as possible. Di ba diniscuss yan ni Doc Bong sa amin noon? Sabi niya kung halimbawa yung sa UTI, kung hindi naman ano, kung kakayanin ng simple pain management at talagang water intake, hindi muna sila magbibigay ng antibiotic as much as possible. Kasi saka, tama ka dyan, Tito RJ, sa sinabi mo eh. Oh, at never kayong mag-self-prescribe ng inyong mga antibiotics. Alam mo yan, Monica. Oh, kasi Tito RJ, mga kasama, no, medyo may isa instance kasi na naging desperate ako, nag-self-prescribe ako ng antibiotics sa sarili ko. Uminom ng isang araw. At yun pang masama, hindi ko siya tinapos. So I found out, and I think mag-agree mga doctors, na masama mali ito. Yun. Dahil pwedeng mag... Po? Ano epekto sa'yo? Na... Actually, gumayos. Ay, yung antibiotic na ininom ko... Hindi, nasuka ako. Nangasim yung sikmura ko. Hindi pala bagay doon sa sakit ko. Alam mo, steroid, long-term therapy, pagkatapos hindi pinaper off. Ay, masama yun. Mabigat yung pangyayari. Nalumpo siya eh. Kaya nga, ang leksyon dyan dito, RJ, no? Imbis na mag-antibiotic, maggulay ka na lang araw-araw para saka walang sakit. At saka super syrup. At saka super syrup. Di ba? Okay. Sana bago po mag-proklamasyon, meron na tayong A super syrup dito sa bahay. Na kampanya. Yes. Na election. Magkakaroon na ng bagong presidente. Asa na si A syrup? Bago mag-2022 ha, Tito RJ. Sige, maraming salamat. Tito Tony, Tito Dondon. Tito RJ, 5:20 na po ng umaga. It's a Friday! Happy weekend! Gising na ba kayo? Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Dapat sabay ka na sa... Good morning, Kuya! Good morning. Good morning, Kuya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Sige, magdadasal na muna tayo para
Maganda ang simula ng ating umaga, di ba? At ang aking katanungan, lahat tayo sigurado makaka-relate dito dahil lahat naman tayo nagde-desisyon sa ating buhay. Ano? Pero kayo ba pag kayo nagde-desisyon sa inyong mga problema or sa inyong buhay, kinukonsider nyo ba yung kagustuhan ng ibang tao o yung gusto nyo lang? Yung pajama nyo. Para sa lahat, kino-consider nyo. Ito kasi yung tanong nung natin ngayong umaga, no? So, paano nga ba yung tamang pagdedesisyon sa buhay? Dapat ba yung gusto mo lang? O dapat ba isaalang-alang mo rin ang mga tao sa iyong paligid? Ano nga ba yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ating tanong? Ang sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para naman sa ating Biblically Speaking. Una, kapatid, meron tayong kani-kanyang sasagutin sa Diyos. Ang asawa, hindi ka maililigtas ng asawa mo. Hindi mo rin maililigtas ang asawa mo. Bawat tao mananagot sa Diyos. Basahin natin ang Ezekiel Kapitulo 14, Versikulo 20. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Pagdating ng paghuhukuman, o kapatid, si Daniel, si Noe, tsaka si Job, mga taong matutuwid ito. Pero sabi ng Diyos, hindi sila makakapagligtas ng anak na lalaki o babae. Ang ililigtas nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng katwiran. Bakit po? Pakinggan nyo sa 18 naman ng Ezekiel pa rin, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Ayan. Kanya-kanya po tayong sagutin sa Diyos. Yung ginawang masama ng ama, hindi pananagutan ng anak. Yung ginawa ng anak na mabuti, hindi mapupunta sa ama. Bawat isa may sasagutin. Sabi nung kawikaan Tagalog, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Kaya kung ang tatay ay gumawa ng masama, hindi naman dahil sa gumawa ng masama yung tatay, pati yung anak mapupunta na sa impyerno. At hindi naman kung gumawa ng mabuti yung ama, yung anak mo maliligtas na rin. Kanya-kanya po tayong sagutin. Ano po ibig kong sabihin? Sa pagdidesisyon, ang unang-unang isasaalang-alang mo ay yung bagay na yon na hindi ka maililigtas ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit sundin mo lahat ang gusto nila, kung mapapahama ka, kawaawa ka naman. Pero hindi naman masama na isipin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya lang, pagdating dun sa mga desisyong pangkaluluwa, halimbawa sa pagkain lang, ang nandun sa bahay mo, mga Bicolano, siguro gagawin mo ginataan na maanghang-anghang. Pagkain lang naman yun . Kung halimbawa ang desisyon na kailangan mo tungkol sa pagbili ng refrigerator, tanungin mo yung asawa mo. Kasi kayong dalawa magkasama sa buhay . Pero pag ang desisyon na ay kailangan pang kaluluwa na, hindi na kailangan ng kahit sino pang iba. Dapat ang desisyon mo ay isaalang-alang mo na mailigtas mo yung iyong sarili at pagkatapos, maligtas din naman yung iyong kapaligid sa iyong buhay. Ngayon, sa pangkaluluwa, dapat ang desisyon nakabatay sa aral ng Diyos. Halimbawa, kagaya mo po, isa ka pong babae. Halimbawa, may desisyon kang mag-asawa. Pipili ka ng asawa na
hindi ka ilalayo sa Diyos. Meron po kasing mga tao na ang asawa ayaw sa Diyos, mga walang Diyos. Tapos eh, merong may asawa na ang paniniwala mali sa relihiyong mali. Dapat lagi tayong sasangguni sa Biblia. Kung sa Biblia tayo sasangguni, hindi tayo magkakamali. Halimbawa, eh, isa kang byuda. Ang tanong mo ay, mag-aasawa pa kaya ako? O hindi na lang ako mag-aasawa? Baka pag nag-asawa ko, yung anak ko, apihin ng mapapangasawa ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? O di, tanong mo sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, doon sa 1 Corintios 7, versikulo 40. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Para maintindihan, umpisahan mo sa 39, kapatid na Daniel. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa. Ngunit kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Yan ang sabi ng Apostol Pablo, na kung halimbawa yung asawa mo namatay na, pwede ka uling mag-asawa. Pero mas maligaya ka kung hindi ka na mag-aasawa. Ayun. Yun ang dapat mong ipasaalang-alang, kapatid. Kung kaya magdidesisyon ka, pangkaluluwa, no? Tasangguni ka lang sa Biblia, meron namang sagot. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi masama na alang-alang natin yung taong nakapaligid sa atin, pero pagka ang pangdidesisyon ay mangangahulugan na ng kaluluwa mo, dapat sumangguni ka sa Diyos. Maraming salamat, Brother Eli Soriano, para sa ating Biblical Speaking ngayon, Friday morning. Oh, thank God it's Friday! Diba? Dahil today ay Flashback Friday! Yun! And ang ating, we will have different featured artists for today. Pero this time, papakilala ko muna sa inyo ang ating magbibigay ng mga sample songs itong mga featured artists na ito. Walang iba kundi si Toto Serioso. Good morning! Hi, Toto! Ayan. O, syempre, number one sa ating listahan ay si James Taylor. Alright. Kilala niyo ba si James Taylor? Yes! Yes. Oo! Bigyan ko lang kayo ng konting background kay James Taylor. Siya po ay isang singer, songwriter, and guitarist. A 5-time Grammy Award winner, aba? He was also inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2000. Ayan, yan si James Taylor. Ano ba mga sample songs si James Taylor? Alam ni Doc Bong yan eh. Ano ba yung sapos niya? Alam ko na eh. You've got a friend. Oh, when you're down in trouble. Yan. So mamaya makakain tayo ng mga iba't ibang mga songs ni James Taylor at saka yung iba pang mga featured artist. Na-surprise ko yung sa inyo. Kaya nga. Diba? Alam na alam so, yan. So hindi lang palang isang artist ang pakinggan natin niya. Siyempre, walang iba ang gagawa niyan. Kundi si Toto Serioso. Galing ha. Sige nga. Sample. Alright. The floor is yours, Toto. Sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Needed a shelter in someone's arms. There you were. Needed someone to understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. Wanna stop? Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Oh yes, how sweet it is to be loved by you.
so far. How sweet it is to be loved by you. Close my eyes at night, wondering where I will be without you in my life. Everywhere I went was such a bore, everywhere I stop, seems I've been there before. You brighten up for me all of my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Oh yes, how sweet it is to be loved. It's like honey to the bee, babe. How sweet it is to be loved by you. Whoa, whoa. Ooh, ooh, ooh. You're better for me than I was to myself. For me, there is you, and there ain't nobody else. I'm gonna stop. Thank you, baby. Wanna stop. Thank you, baby. Oh yes, how sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. Nana is to be loved by you. So, and we'll hear more of, we'll hear him, we'll hear more of him pala, ayan, maya-maya lamang with different featured artists later. Thank you! Yung parang walang ka-effort-effort ang boses. Sana ganun tayo pagkagising. How sweet it is, sweet. Kagising lang ganyan na eh. Topo, kanino mo sinasabi yan sa umaga? Yee! Ah, wala. Ayaw mo comment, no comment. Okay. Okay, mga kasangbahay, o di ba syempre how sweet it is talaga to be loved by you, mga kasangbahay. And on that note, ano, ibibigay ko na sa inyo ang ating palengke prize watch on this lovely Friday morning. At ito ha, ang update na ito ay mula sa isang mula sa mga pinakasikat na palengke dito sa Manila. Ito po ang Nepa Q-Mart dito sa Cubao Market. O diba, simulan na po natin yan sa ating sibuyas na pumapadak sa presyong 85 pesos per kilo. At dito meron ka ng 20 piraso na sibuyas. Pero kapag bawang naman i-avail mo na yan sa presyong 140 pesos per kilo, medyo mahal ha, pero meron ka ng 22 pieces ng bawang dito. Pero ang kamatis, 20 pesos per kilo lamang at may 15 pieces ka na nito. Pero ang ampalaya naman, kung gusto nyo yan, i-avail nyo na yan sa presyong 50 pesos per kilo. At dito meron ka ng 4 na pirasong ampalaya. O, di ba, bonggang-bongga. Pero ang carrots, mga kasangbaya, ay naghahalaga ngayon sa presyong 65 pesos per kilo. 7 pieces ang makukuha nyo sa presyong yan. Pero itong sayote naman, 25 pieces. 25 pesos per kilo pala, sorry. At dito meron na po kayong 4 na piraso ng sayote. Pero ang talong naman, mga kasangbay, ay pumapatak ngayon sa presyong 25 pesos per kilo. And of course, hindi magpapahuli dyan ang ating favorite na patatas na marami ka talagang magagawa ha, sa presyong 45 pesos per kilo, 8 pieces of potatoes. O diba, moving on sa ating mga favorite na karne, o diba itong liempo, pork liempo ngayon, mga kasangbay,
ay nag-aalaga ngayon sa presyong 200 pesos per kilo. Pero ang chicken natin ngayon, 145 pesos per kilo. Medyo mahal. Usually, sa ibang update natin, 120, pero kahapon nga mahal din. Ano, 150 nga daw. At ito pa nga, ito na, pumunta na tayo sa mga sarimong mga isda natin. Ano, ang hasa-hasa na talaga namang nakakahasa sa presyong 200 pesos per kilo. At dito, meron ka ng 10 pieces. Mahal to, no? 200 pesos per kilo. Oo. Tapos itong galunggong naman. Oh, mababa ang galunggong dito sa Nepacue, 100 pesos per kilo lamang. 110 ba yung kahapon or the other day? Parang 110 to 120. 20, diba? Pero dito, isang daan lamang. Pero itong galunggong, 9 pieces na makukuha nyo sa presyong 100. Kaya bongga, bilhin nyo na yan. Bongga! Oh, ayan, isa pang bongga mga kasangbahay. O, diba? Ang nagbibigay lasa sa ating mga kinakain. O, diba? Morning, lunch or dinner man, o, diba? Ang white sugar. Ito mas mahal talaga, no? 58 pesos per kilo. Pero kung gusto nyo makamura, pero sugar pa rin, i-avail nyo na ito nga mas healthy na alternative na brown sugar na pumapadak sa presyong 50 pesos per kilo. Ayan ang mga kasangbay, ang ating Palengke Price Watch for today on this Friday morning. Alam mo naman, mga kasangbay, mga mami, mga daddy, malapit na naman ang weekend, kaya I highly suggest na ngayon habang maaga pa, bumangon ka, pumunta sa banyo, scrub yourself, pumunta sa nearest palengke, malay mo, makabueno ka pa, tulad right ko. Yes! Oo, yan ang ating Palengke Price Watch for today. Game na. Oo, yan ang kapalaran. Yes! Ayan! 5:38, syempre, mga mami, mga kakagising lang. Ay, wala pang pasok yung mga bata, so medyo yes, late na gising. Pero kailangan pa rin gumawa ng breakfast. Yes, kaya kahit walang pasok po, ito medyo madali lang po gawin itong ating gagawin. Quick meal for today, yung ating ginataang munggo. Hintaan munggo sa malagkit na kanin na may coconut milk at evaporated milk at sugar. Siyempre po yung brown sugar. Di ba may kinikwento, Harry, sa mga school na may mga bata na kulang sa nutrition? Yes, oh. Ganito ang binibigay. Oh, nung nasa ano kasi sa Negros, may mga public schools doon na mga marami undernourished na mga bata. Nagpapagawa ng malaki talagang kasirola, tapos ito yung ginataang munggo. Kasi ang taas ng ano niya, Doc, di ba? Ng carbohydrate siya, yung protein niya. Oh, kasi munggo mataas ang protein. Oo, yung rice, malagkit na rice, may carb ka. Yung milk, may protein and calcium ka. Yes. At saka sabi ko kay Jax, before may trigo, di ba? Before na sinusupply sa school, na pinapakain sa mga bata. Pero ito, pa siyempre, para po in the morning, para at least naman po kung lalakad po kayo, may laman po yung ating tiyan. Ginataang munggo. With malagkit na rice, evap, coconut milk, and brown sugar. And brown sugar. Yan po ang ating quick meal. O paano magawin to, Kikai at Harris? Alright, procedure natin, Kicks. Kailangan natin ang... Unang ilalagay natin ang ating steam rice sa ating kaserola, palanggana, kung anong tawag nyo dyan. Ano ilalagay? Palanggana. Lagay mo ng gatas. Mix mo ng gatas dyan. I-mix natin and ilagay na natin dyan ang ating coconut milk. Wow. Ito na coconut milk, halo-halo lang po. Stir na stir. At isali na ang ating... brown sugar! Yes! Para merong flavor. Ang matamis-amis. Tapos ito na ang ating munggo. Isama nyo na yan sa ating mixture. Ihalo lang ng bongga. Pero mix ang munggo yan. Ang munggo na yun ay sinangag at dinurog yan. Crash! Crash munggo! Masarap yan. Kung medyo putong ng konti, masarap, malasa. And ilagyan natin ng konting pandan. Pandan din. Yan, para may twist at may amoy. Pero pinatong lang ang pandan. Of course. Hindi mas maganda, linuto mo sa tubig yan para may lasa. Pagkatapos na, no? Pagpatapos na, ilagay mo siya. Magluluto lang. I love pandan din. Ay, sponsor ni Hero yan, ha? Si Harris magaling yan magluto. Si Hero magaling yan magluto. Magaling yan si Hero. Oo, magaling yan si Hero. Sige, thank you! Oh, meron tayong live report, ha? Magsasagawa ng cloud seeding sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cebu ang PAGASA upang makapagpaulan sa lalawigan at maibsan nga yung nararanasang tagtuyot doon, no? Alamin natin ang detalye niyan mula kay Gladys Tuwabi. Gladys, good morning! Yes, maayong buntag, Dokbong, at sa ating mga kasambahay. Nakatakdang simulan ngayong araw ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagsasagawa ng cloud seeding sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cebu.
Layo nitong makapag-produce ng ulan upang makatulong na maibsan ang nararanasang tagtuyot sa lalawigan. Ayon kay Director Oscar Tabada ng Pag-asa Visayas, ito ay tugon sa hiling ni Cebu Province Governor Hilario David III, lalo na't maraming magsasaka ang apektado dahil sa madalang na pag-ulan. Tatagal ang cloud seeding operations hanggang sa 4 ng Hunyo. Inaasahang makatutulong ang artipisyal na pag-ulan upang ma-refill ang mga dam at groundwater na pinagkukunan ng tubig sa probinsya. Aabot naman sa mahigit 1,000,000 piso ang inilaang budget ng national government para rito. At yan muna ang ating update, dikan diri sa Cebu. Doc Wong? Yes, salamat sa iyo Gladys Tuwabi live from Cebu. Ayan. Sir, good morning sir. Ange, may tanong muna ako sa iyo. Ano ikaw ba ano paano sinasabi ni Diego na tumigil ka na sa pag-shopping o kunyari yung budget mo ay 5,000 lang? Anong pang-signal niya sa'yo? Hindi niya sinasabihin eh. Ay, hindi niya sinasabihin. So, tuloy-tuloy lang. Biglang ganun eh, no? Alam mo, kung may isang bagay na dapat matutunan ng mga lalaki, huwag tigilan ang mga asawa. Kasi the more na pinipigilan, the more na... Kung ayaw asawa mo, huwag mo dalhin sa mall. Yun. Oo, pwede. Tsaka gawin mo yung sinasabi ni Kuya, yung hawakan mo talaga. Para kunyari, mahal mo, di ba? Close na close kayo, di ba? Kasama ko ganun ka ba, Dok? Dok ba, may kurot? Ay, hindi. Ako nga nakukurot eh. Huwag kang maingay dyan. Ako bibili. Tsaka pag sinabihan ka pala, pag sinabihan ka pala ng bahala ka, ibig sabihin ayaw. Yun yung signal niya sa akin. Ikaw naman, ano bang pang-signal mo na, ay nako, sobra na yung calories na tinake ko ngayong araw na to. Diba, may pang-signal? Ikaw ba? Merong nagsasabi sa'yo? Si Ayan ba? Automatic. Automatic. Alam ko na. Sobra na ako. Sobra na. Kota na ako. Ako pa tinatanong mo. Ikaw naman, Ikay. Isa pa. Ano bang nagsisignal o sinasabihan ka ba ni Dudong na ay nako, ilan ng steps ang na-take mo ngayong araw? Nakapag-jogging ka ba? Nakapag-gym ka ba? Binibilangan niya nga ako. Sabi niya, yan na yun. Binibilangan ka niya. Binibilangan niya. O ito ah, kasi meron nga na-inventong gadget na kaya niya nga sirain yung mga bad habits mo o kaya naman gawin ng isang action na talagang habit mo na. Mm. So kumbaga, si signal ka niya naka 10,000 steps ka na for today, mga ganyan. O kaya naman na limit na eh, nasa limit na yung iyong bank account, yung credit card mo. Ayan, pwede niyang i-signal 'yan gamit lamang itong isang gadget na ito na Pavlok. Ayan. Wow. Yung Pavlok na 'yan, na-inspire itong creator na si Manish na gawin itong gadget na ito dahil siya ay parating nasa Facebook. So dati, siguro hinar sabi niya kasi nag-hire daw siya magsasampal sa kanya pag sobra na yung kanyang gamit sa social media. Kaya naman, siguro ito yung kanyang girlfriend, di ba? At ayun nga, naka-invento siya nitong gadget na ito na Pavlok para i-signal siya na, nako, tama na yung paggamit mo ng Facebook para naman mas maging productive ka. So, ganun din siya, pati sa bank account. Ikaw magpapanya, magsiset ka. Jolt ba yan pag may mali kang ginagawa? Meron siyang shock. May electric shock siya. May kuryente siya. Pero yun nga, itong maganda dito, pwede mo rin ayusin yung intensity ng shock. Yes. So, kung medyo maano ka sa... Pwede sa ano yan, sa mga asawa yan, di ba? Yun na nga Depende ba, kahit mo lang ang ginagawa, tapos may hawak kang, kunyari hawak mo yung device mo na kasing, ishock mo lang na ishock. Kahit wala. Wala mong control yan. Hindi, wala siyang control, pero nakasing kasi siya sa phone mo. Uh-huh. So, kumbaga, kunyari sa gym, may GPS siya, kaya naman pagka nilagay mo dyan na ito yung gym ko, kunyari ipopoint mo dun sa GPS na ito yung gym ko, may check-ins yan na kumbaga kung ilan na yung bisita mo sa gym. So alam niya kung nakabisita ka na o hindi, o kaya naman meron din siyang accelerometer na yun yung nagsisignal rin sa'yo kung nakapag 10,000 steps ka na ba sa isang araw, ganyan. Mm-hmm. So lahat na siya nandun. Kaya ang ganda niya kasi, yun nga, pati yung bank accounts mo, pati kung signal sa'yo. Parang may nagger kang kasama.
parang di, parang tingnan para reminder lagi. Parang reminder. Eh di ba minsan ano eh magji-gym ka para maka-relax. Oh. Pero may nangungulit naman sa iyo. Tama na, sobra na. Kumakain. Tama na, sobra na, umuwi ka na. Oh. Gusto niyo mong malaman kung magkano yan? Yan ay $244. $244. Yes. Magkano? May next year kasi sale na siya. Ano ba yung bibilin niya? Bibilin ulit? Bibilin na naman ni Doc Joseph. Bibilin na, dami na. Ipe-FedEx lahat. Sige, isa. We're expecting. Isa kami dito. Ay, umuho. Available na ba yan? Alright, dahil dyan, Doc Joseph. Ayan, Diego. Patuloy ang search operation na isinasagawa ng mga otoridad sa nawawalang Egypt Air flight na hinihilalang bumagsak sa Mediterranean Sea. Alamin natin ang detalye mula kay Piching Bizarra. Piching, good morning. Yeah, good morning, Dr. Joseph. Nakakita ang mga otoridad ng ilang debris malapit sa isla ng Kapatosa Greece na hinihinalang bahagi ng nawawalang Egypt Air Flight 804. At habang sinusuri pa kung talagang bahagi ng Flight 804 ang nakitang debris, ay puspusan pa rin ang isinasagawang search operation ng Egyptian government upang mahanap ang nawawalang eroplano. Nagmula sa Paris, France ang Egypt airplane na may sakay na 66 na pasahero at crew at patungo sana ng Cairo, Egypt. Ngunit ayon sa Egypt Tower Control, bago ito pumasok sa Egypt airspace ay bigla itong lumihis ng daan at pagkalipas ng ilang minuto ay biglang nawala sa radar. Sinubukan pang kontakin ng air controller ang eroplano ngunit hindi na ito sumasagot. Ayon sa Egyptian government, malaki ang posibilidad na isang terror attack ang naging sanhi ng pagbaksak ng eroplano. Sa halip na technical failure, 30 sa mga pasahero ng eroplano ang Egyptian, 15 ang French citizen kasama ang 2 Sanggol, 2 Iraqi national at sige isang citizen ng Britain, Belgium, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Chad, Portugal, Alegria at Canada. Ayon sa Egyptian Aviation Minister, tiniyak naman ang pamunuan ng Egypt Air na sumailalim muna sa routine maintenance check-up ang eroplano. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ng update ang pamilya ng mga pasahero ng nawawalang eroplano kung ano na ang sinapit nito. Ang mga kamag-anak ng mga pasahero ng nawawalang Flight 804 ay nagtungo na sa Cairo, Egypt upang subaybayan ang ginagawa ng mga otoridad sa search operation. At yan po ng update. Balik sa inyo sa studio, Dr. Joseph. Okay. Salamat, Piching Bizarra na nag-uulat sa Paris, France. Yun. Sana mahanap yung plane, no? Matapos ang matinding init ng panahon at tagtuyot na dulot ng El Niño phenomenon, sunod naman na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan ay ang epekto ng La Niña na posibleng maranasan ng bansa sa mga darating na buwan. Pero gaano nga ba kalaki ang tansya na makararanas tayo ng La Niña ngayong taon? At kung sakaling matuloy ito, ano-ano ang mga posibleng maging epekto nito sa Pilipinas? At ano-ano ang mga paghahandang dapat gawin ng mga Pilipino patungkol dito? Yan ang ilan sa mga katanungang ating sasagutin at tatalakayin ngayong umaga. Hi! Hello po! Good morning! Good morning, mga kasambahay! May maaga tayong bisita ngayon, ha? Ito yung eksperto natin pagdating sa mga tag-ulan. Si Sir Anthony Lucero, OIC ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOSD. Yan, mamaya. Good morning! Sir, have a seat po dun, sir. So, tatanungin natin si Sir ito nga, no, dahil nga nag-uumpisa ng umulan, sir. So, ang kinakatakutan natin dito is baka hindi maging prepared yung ating mga kapwa Pilipino pagdating sa tag-ulan. Dahil nga, di ba, sir, ang daming problema ang naging nangyari, sir, no? Pero simulan po natin, sir. Gaano na ba, sir, ang kataas ang chance na magiging tag-ulan na po this coming days po natin? Hindi na chance, ano? Talagang patungo na tayo dyan. At yung mga nararanasan natin ng kalat-kalat na pag-ulan, ayan na po yung sinyalis papasok na, na nagbabago na ang season. From tag-init natin,
patungo na tayo sa tag-ulan. Mm-hmm. At dahan-dahan yan na mangyayari, gradual lang, hanggang sa ganap na. Ano ba yung ganap na? Yung ganap na, na tag-ulan na masasabi natin, iyan, ini-expect natin yan dito sa mga huling araw ng Mayo hanggang sa mga susunod na araw ng Hunyo. Ah, okay. Oh, at may criteria kami dyan kasi aantayin natin ang pagpasok ng habagat. Habagat? Oo. Ang habagat, ayan po yung kahanginan na umiihip galing sa southwest direction. Southwest. At ang habagat sa mga panahong ito, sa mga araw na ito, sa mga sandaling ito, nandudoong pa siya sa ano, Bay of Bengal. Ah, so baba pa po ba yun? Oo. At yan, susunod na araw, palakas ng palakas yan, iihip yan, tatawid yan sa Indochina. Okay. At tatagos yan doon sa West Philippine Sea. At dyan na natin mararamdaman ang habagat. At pagpasok na habagat, kasabay niyan yung maraming pag-ulan. Okay. At doon na natin sasabihin na ito na ang ating tag-ulan. Sapagkat ang, sa panahon po ng habagat, ay dito natin matatagpuan yung more than 60% of our annual rainfall. Nandito sa season na ito. Mm-hmm. Oo, more than 60%. Sa habagat, sir, hindi pa po bagyo yun, ha? Ay, hindi po bagyo. Hindi pa tag-ulan pa lang yun. Oo, ito, habagat, this is an airstream. Para sabihin natin. Airstream po ito. Ito yung kabaliktaran ng amihan. Ang amihan, init. Oo, ito naman po yung nagiging dahilan ng difference ng temperature between the land and the sea. Kasi makikita po natin ngayon na dito sa Asian continent ay napakainit na. Yes. In fact, marami, meron ngang heat wave sa India. Mm-hmm. At hindi lang sa India, pati dun sa mga karatig bayan, Pakistan. Which is before, umaabot sir, yung temperatura nila ng 46 wow. to 50 degrees. Dati ba sir, wala bang ganun ang happening climate sa kanila? Hindi, actually taon-taon nangyayari ano yan. Kasi yung sobrang pag-init ng kalupaan over the Asian continent at saka yung paglamig ng karagatan dito sa Southern Hemisphere. Kasi nga, magwi-winter na rin sila at summer na sa Northern Hemisphere. Yung difference na yun, tandaan natin kasi yung kahanginan, pag ang hangin ay nainitan, it expand, becomes light, and it floats in the air. Uh-huh. Maakit siya. Sir Anthony, may question lang ako. Dahil kasi may climate change na tayo ngayon, di ba? Mas matindi ba yung La Niña'ng mararanasan natin? Saka anong period yung peak nitong La Niña na ito? Okay. Hindi natin masyadong ma-quantify ano, yung sinasabing epekto ng climate change. Kuminsan, meron tayong mga pag-iisip na kung saan sinisisi natin lahat sa climate change. Even if something is very natural. Yes, Ngayon, sasabihin natin, magkakaroon tayo ng La Niña. Kung i-reviewin natin yung mga nakaraang pangyayari na ating inahambing yung 2015-16 na El Niño. Ayan po ay similar sa 1997-1998 El Niño na kung saan tumungo ang El Niño, pagkatapos ng El Niño, tumungo ang climate system sa La Niña. At ito ay tumagal ng 3 taon. At maaaring napakalaki ng posibilidad na ito po ay mangyari ulit. Pero hindi naman kasi palaging exactly nangyayari yung dalawang event. May mga differences yun. Hindi yun parehong mukha. May mga differences. Maaring maiksi lang yung La Niña ngayon o very intense ang rainfall. Ganun ang po pwede mag- Sir, ito po sino, since papasok na nga po, kaya po mapasok na po yung La Niña po sa atin ngayon, ano po bang part ng Pilipinas yung talagang maapektuhan po ng talagang pagtag-ulan po natin? Unang-una, wala pang La Niña. Wala pa. Ang kondisyon natin ngayon ay El Niño. El Niño pa. Kung may tag-ulan si El Niño. Until Opo. October. At ang La Niña, parang ito lang ang sinasuggest ng ating mga
historical record. Mm-hmm. Pangalawa, ito rin ang sinasuggest ng mga computer models. Mm-hmm. Na po pwedeng mangyari. Pero ang kasiguruhan or the probabilities na mangyari ang La Nina, 50% pa lang. Mm-hmm. So, in the coming months, magkakaroon ng linaw yan pag tayo ay nakarating na ng July. Kung paano mag-i-evolve ang climate system. Doon natin makikita yan. Ngayon na, nandito tayo sa Mayo na tinatawag naming predictability barrier. Mm-hmm. Na ang ibig sabihin, yung mga computer models na na-develop ng mga scientifico, hindi ganun kalaki ang skill. Okay? Mm-hmm. Kung gagawa siya ng mga forecast, ang laki ng error. Mm-hmm. Okay. So, hindi pa masyadong malinaw yan. Okay. Kaya lang, itong sinasuggest ng ating historical data at computer models nowadays, ang mahalaga ay patuloy nating mamanmanan yan at pag-aaralan. Ngayon, kung halimbawa tutuloy tayo sa La Nina, ano ba ang mga lugar na masyadong maapektuhan? Yung tinatawag natin sa English na vulnerable area. Mm-hmm. Mostly po yan nandito sa eastern side of the Philippines. And the full impact towards the end of the year and the first quarter of next year. Mm-hmm. Yan yung mga December, January, February, nandyan yung full impact niyan. Okay. At ang mga vulnerable areas niyan ay Isabela, part of Isabela, Quezon, mm-hmm. Bicol Region, Samar, Leyte, Surigao, and Agusan, at Compostela Valley. Yan yung mga nasa eastern side. At kung re-reviewin natin at matatandaan pa ninyo, yung Ginza Ugun tragedy, yan po ay La Nina nangyari. At nangyari yan noong February. Na kung saan napakaraming ulan at nagkaroon ng flooding and landslide. Mm-hmm. At yan din ang hazard na inaasahan natin. Yes. Mm-hmm. Ano pong mga ginagawa niyong paghahanda? Kasi galing nga tayo sa El Nino, di ba? Nagbibitak-bitak itong mga lupa na ito. Pagka bumuhos ang ulan, magla-landslide yan. Ano yung lupa, di ba? Kasi ano na siya eh. So ano pong mga paghahanda ang ginagawa niyo? Ang pag-asa naman po ay hindi kami nakakalimot, palagi kami nakaagapay sa mga lahat ng pangyayari. Nandito po kami at gumagawa kami ng monitoring, analysis, at nagbibigay kami ng update and advisory sa public and to government agencies and private sectors. At dito po yung mga line agencies, gumagawa po sila ng mga hakbangin upang mapaghandaan ito. Tandaan natin, PAGASA is your weather and climate services, kasama na hydrometeorology. At dyan po nakapokus ang aming mga isip, ang aming mga effort. Yung mga gumagawa ng mga preparation, nandyan po yan sa DSWD, sa AFP, sa DILG. Sila po ang in charge yan at hina-harmonize lahat ng effort ng national government, ng National Economic Development Authority. Pero sir, ano po, as individual po, ano pong pwede natin gawin nga paghahanda kung sakali man po napapasok ng itong La Nina? O kaya naman kahit yung simpleng tag-ulan lang na napakalakas ang buhos ng ulan? Opo, ang mga kababayan po natin, ano, pinapayuhan natin na dadating ng tag-ulan, nararamdaman na natin ang mga sinyales at tandaan natin na palagi tayong maghanda ng ating mga pananggalang. Yes. At magdala tayo ng payong sa araw-araw nating pagpasok sa trabaho o pagtungo natin sa mga eskwela. At maging handa po tayo kasi may mga panahon na talagang napakalakas ang ulan. Umantabay po kayo sa mga ipahayag ng PAGASA. Yes. At makakaasa kayo na bibigyan namin kayo ng timely, accurate weather information upang sa ganon manatili tayong safe sa ating pang-araw-araw na buhay
at makakaiwas tayo sa mga panganib na maaring maidulot nitong tag-ulan. Yes. At ganun din po yung mga extreme climate event katulad ng La Nina and El Nino. Sir, very well said po. No? Maraming salamat po. Iba talaga pagka laging handa po tayo. Again po, no, si Sir Anthony Lucero po, siya po yung OIC ng ating Climate Monitoring and Prediction Section sa PAGASA DOIC. Sir, maraming salamat po. Maraming po salamat at magandang araw sa inyo lahat. Sir. Good morning po sa inyo. Target ng Department of Agrarian Reform na maipamahagi na sa mga magsasaka sa Eastern Visayas ang 8,000 Certificates of Land Ownership Award o CLOA. Alamin natin ang buong detalye mula kay Jeneline Gakit. Yes, Jeneline, good morning. Hey, naaga, kuya. Nagiintay na lamang ang Department of Agrarian Reform o DARE ng signal mula sa kanilang main office para maipamahagi na sa mga magsaka ng Eastern Visayas ang nabibingding 8,000 Certificates of Land Ownership Award o CLOA. Ayon kay DARE Regional Director Shella Intison, ang last quarter ng 2015, una na silang nakapamigay ng nasa 1,500 notice of award o titulo ng lupa sa mga magsaka sa rehiyon. May 9,500 registry of deeds pa silang pending, ngunit basta sa kanilang assessment, makakapag-release lamang sila ng 8,000 CLOAs hanggang sa buwan ng Disyembre. Di na makakatulong ng malaki sa mga magsasaka kung sarili na nilang pag-aari ang mga lupang kanilang sinasaka dahil sa pamamagitan nito ay mas malaki na ang kanilang kikitain. Sa kabuuan, may 63,000 hectares ang paghahatian ng mga magsasaka sa rehiyon. Subalit ang ibang lupa ay hindi pa makompleto ang papeles, kaya sa mga susunod pa na taon, maaring maibigay sa mga benepisyaryo nito. Hindi naman maipamahagi ang timberland area ng rehiyon sa mga farmers dahil labag ito sa batas at tanging farmlands lamang ang maaring maipamahagi sa mga benepisyaryo. Samantala rin ay pinahayag ng DARE na bukod sa pamamahagi ng lupa sa mga magsaka, ay nakapamigay na rin sila ng sugarcane truck, hand tractors, tracers, sugar machines sa mga kooperatiba. Maaring makapamahagi silang muli ngayong taon ng mga equipment sa pondo mula sa national government na mahigit sa 300 bilyong piso. At yan mo ang ating update mula rito sa Tacloban City. Balik sa'yo, Rina. Daghang salamat sa good news na yan, Jeneline Gakit mula sa Tacloban City. Alright, it's the time of the day para magpasalamat tayo sa ating mga mahal na sponsors. Kaya naman, good morning kuya, would like to thank Fatrol! Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Ayaw ko na! Go with the power of 500, go with the power of Fatrol! And Live It, take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning! Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms New Malunggay. Moms. OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Bibili na ako ng New OsteoGuard. Moms. OsteoGuard! Patuloy natin dahil nga tayo ay Flashback Friday today. Of course, kasama pa rin natin si Toto Soryoso. At ito naman ang ating pangalawang featured artist for today. Kanina si James Taylor, ngayon naman ay si Don McLean. Alright, so sino ba si Don McLean? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Siya po ay isang American singer-songwriter, best known for the 1971 album American Pie, containing the songs American Pie and Vincent. Ayan, ang kanyang totoong pangalan ay si Don McLean Donald. Yan. Ay tama, Donald Don McLean III. Ayan. And, of course, para bigyan tayo ng sample ng kanta ni Don McLean, narito po ngayon si Mr. Toto Soryoso. I could say the things I feel wouldn't be the same. Some things are not spoken of, and some things have no name. Though the words come hard for me, I'll say them just for you. This is something rare for me, this feeling is so new. See, I
Meron pa. Okay, Doc Joseph. Yan, puntahan naman natin si Amiel Pascual na nasa Taiwan para sa World Watch. Morning, Amiel. Magandang umaga sa inyo dyan, Doc Joseph. At ngayon ay alas 6:12 ng umaga dito sa Taipei, Taiwan. At narito ang mga malalaking balitang ating nakalap mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa araw na ito ay manunumpa bilang kauna-unahang Pangulo o babaeng Pangulo ng Taiwan, si Tsai Ing-wen. Meron ng taong ito tumakbo at magwagi sa pagkapangulo ang Democratic Progressive Party o DPP candidate na si Tsai. 7 dignitaries mula sa 59 na bansa, kasama na ang 22 bansang kaalyado ng Taiwan ang dadalo sa inaugurasyon sa araw na ito ayon sa Ministry of Foreign Affairs o MOFA. Ayon pa sa MOFA, ito ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng mga foreign dignitaries na makikisa sa presidential inauguration ng Taiwan. Umaasa ang mayorya ng mga mamamayan dito na hindi tututulan ng bagong Pangulo ang 1992 consensus o mas kilala sa One China Policy, kundi mas bibigyang diin ang pag-unlad ng ekonomiya kaysa sa cross-strait relations nito sa China. Naano nang nagbabala ang China, natututulan nito ang anumang hakbang na gagawin ng Taiwan tungo sa pagiging isang independent nation. Malaki ang papel na ginagampanan ng China sa ekonomiya ng Taiwan bilang pinakamalaking trading partner nito. Mamaya alas 9 ng umaga, magkatalumpati ang bagong Pangulo ng Taiwan at bibigyan namin kayo ng update. Samantala, nakapagligtas na ng mahigit 1,000 migrants ang Italian Coast Guard itong mga nakaraang araw mula sa 11 magkakaibang vessels, habang patuloy pa rin ang pagbabiyahe ng mga refugees sa mga unsafe boats papuntang Europe. Ayon sa International Organizations for Migration o IOM, mahigit 1,200 migrants ang dumating sa Italy ngayong linggo.
ang mag-e-exodo sa Syria dahil sa kaguluhan doon. Ganun naman ang nasaktan sa unang araw ng traditional na Toro Chikay o Bullfighting Festival sa Juan Cabelica, Peru kahapon. Karamihan sa mga injury ay naganap matapos ang Jaja Toro kung saan ipinaparada ang mga toro at hinihila nila gamit ang mga lubid na nakatali sa mga sungay ng mga toro. Taon-taon ay maraming mga naitatalang nasusugatan sa mga naturang festival, ngunit popular pa rin ito sa mga turista. At yan muna ang update mula rito sa Taipei, Taiwan. Balik sa inyo dyan sa studio. Yan. Salamat Amiel Pascual na nag-uulat sa Taiwan para sa World Watch. Yan kasi, yes. Nangipag-away pa sa bulle. Oo nga eh. Diba? Hindi nag-iingat, mahirap hindi yan. Hindi na siya sa Pamplona. Bulles. Ito si Jun, nakapasok lang. Mag-aasik ka lang. Ano Bulles. Bully. Wala naman. Ay, kayo naman. Bully. Bully with an S. Kayo naman. Limang tao po ang sugatan matapos bumangga ang isang UV Express sa Center Island sa EDSA Rojas Flyover sa Pasay City. Para malaman ang buong detalye, puntahan muna natin ang ating kasamang si Reynante Ponte. Reynante. Yes, good morning Monica at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Wasak ang kanang bahagi ng harapan ng isang UV Express at natanggal pa ang gulong nito matapos bumangga sa Center Island sa flyover ng EDSA Rojas sa Pasay City bandang alas 11:30 kagabi. Lima ang nasugatan sa aksidente kabilang ang apat na pasahero at ang driver na si Freddy Barniso. Kasama sa nasugatan ang dalawang bata na nagtamo ng bukol, ngunit nagmamadali namang umalis kasama ang magulang. Ayon sa isang pasahero na si Roden Panagsagana, matulin ang takbo ng UV Express. Natamaan din ng UV Express ang tatlong flat box sa Center Island, kaya't naggalat pa ito sa kalsada. Nagdulot naman ng mabigat na trapiko ang aksidente dahil sa pagkakaharang nito. Naialis nito ng MMDA makalipas ang isang oras na dinala sa Pasay Traffic Sector. Ayon naman sa Pasay City Traffic Investigator na si Ambrosio Payumo Jr., posibleng nakaidlip ang driver habang nagmamaneho. Rimispon din naman ang mga rescuer at mabilis na isinugod sa ospital ang mga biktima. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries at damage to properties ang driver ng UV Express. Muli namang paalala Monica ng mga otoridad sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko at sundin ang speed limit na 60 km per hour para sa mga highway para makaiwas nga sa mga aksidente. Yan ang nakalap nating balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte. Live po yan na nag-uulat mula sa May Welcome Rotunda. Oh, ayan, usapang pampalusugan naman tayo. Yung topic mo to. Ayan, yung topic ko ngayon, sequela to nung last week na topic, 'di ba? Pinag-usapan natin regarding doon sa packaging ng mga sigarilyo. Plus of course, binigay natin yung data, latest data regarding doon sa mga kabataan na naninigarilyo, no? So, today, pag-uusapan naman natin yung all about kung paano natin ma-maintain na tayo ay nag-quit na sa paninigarilyo. So, meron akong 14 ways na nakita o nabasa on how to do it, no? Ayan, so help for the first hard days para matigil natin yung paninigarilyo. So, number one, sip cold water and eat small meals. Yung palang paggamit ng straw, habang umiinom ng tubig, nagre-release pala yan ng dopamine, ano? Yung dopamine kasi is a feel-good hormone na para maging ma-relax ka at maalis yung stress sa katawan. Oo. And then, ina-advise din na kumain ng small meals para maalis sa isip mo yung paninigarilyo. Kasi in that way, mag-ingat ka nga lang na huwag maraming calories yung kakainin mo, no? So try to pick your foods. Ang purpose kasi is maalis sa isip mo yung magsisigarilyo ako. So, you'd rather eat. Yun ang sinasabi doon. And then number two, note instant reward.
Kasi sa pag nag-quit ka pala ng smoking, marami kang makukuhang reward. Number one, makakatipid ka. Yes. Number two, healthy ang magiging ano mo, ang body. Ang breath mo mas mabango kaysa di ka na mag-aamoy sigarilyo, no? Et cetera, et cetera. So these are some of the motivation. Tsaka instant reward 'yon, ha? Mm. Ngayon pag daw naalala mo uli si paninigarilyo, isipin mo lang uli yung mga reward na nakuha mo na at maaalis sa'yo yung craving smoke. Yes, lang smoking, no? Number three, brush your teeth often. Kasi pag nag-quit ka na sa smoking, siyempre mas mabango na hininga mo. Mas gusto mong gano'n na lang kasi mas maiinis ka na doon sa amoy sigarilyo. So ang tendency, lagi mong i-preserve yung mabangong hininga or yun nga, you try to make your breath, yes, of course. Oh. And then number four, avoid alcohol. Kasi, di ba, karaniwan sa mga umiinom ng alak, naninigarilyo eh, no? So para bang they're saying, if you quit alcohol, parang you will also quit smoking, no? Kasi magkasama lagi, no? Sa mga inuman, bihira yata hindi naninigarilyo eh. And then number five, fill your calendar. Ibig sabihin, make yourself busy. Para hindi ka magkaroon ng pagkakataon na umupo at mag-isip, makapanigarilyo nga muna. No? So make yourself busy. No dull moments. Physically, yes. Make yourself productive, no? Mm-hmm. Para, yun, maiwasan natin yung smoking. Yes. Most of the time, if people are stressed, especially they are chronic smoker, they tend to, go into few sticks. Oo, lalo na yung mga, alam mo na, yung mga meetings na, alam mo, may mga deadlines. Maninigarilyo yan after, no? Pero part yan, mamaya makikita mo, isa yan sa mga sa steps on how to quit smoking, no? So, number six, find your own no-smoking zone. Ibig sabihin, kailangan meron kang lugar na madalas mong puntahan na walang na maaalis yung paninigarilyo mo. Yes. Let's say you go to the library, maybe sa church, no? Malls. Pwedeng. Oo, yung mga tambayan ng mga smoker, iwasan mo na yan, ano? Of course, remember your reasons for quitting. Isa sa mga rason yan. Kasi kung iniisip mo na ang dahilan mo, yung anak mo, dahil magiging mas healthy ang relationship ninyo, ng wife mo, hindi mo siya mahahawa ng second hand o third smoke, no? Third hand smoke, lagi mong maalala yun, hindi, maiiwasan mong manigarilyo ulit, ano? And number eight, be active every day. Yun nga, physical. Yes, exercise, do your routines, sports, go out, you jog, everything. Yes. So, basta anything na maalalayo ka sa mga... Of course, gawin mo yun nang hindi kasama yung mga barkada na ninigarilyo. Baka pagkatapos mag-jogging, magsisigarilyo, magbibisikleta, magsisigarilyo din, ano? Number nine, put something else in your mouth. Okay. Which means, yes, candy. Doon sa picture, gulay na ang umuyain niya, eh. Yan, no? So, anything na makapag-iiwas sa atin na sigarilyo ang hawakan natin, ano? Yes. Number 10, secure a lifeline. Ito, very important. Pag medyo problematic ka na, parang nakikrave ka ng magsigarilyo, call somebody, call a friend, sabi nga nila, no? Pero, ang sabi nila, you call a friend or somebody na dati rin nag-smoke, na-quit na. Para ma-advise ang kanya o mabantayan kanya na para hindi ka naman nigarilyo uli, no? Baka tatawagin mo yung kapitbahay mo na may isang kahangsig o may tindahan ng sigarilyo, ay pati-scratch tayo dyan, di ba? Tumawag ka nga, doon naman sa kagasit, ano? And then number 11, ito ah, limit caffeine. Okay. Oo. Kasi yung caffeine daw, somehow, nagkokos ng stress. Tsaka, it makes you, parang jittery. Oh? Pag uminom ka kasi ng kape, parang mas nagkakaroon ka nagkakaroon ng energy. Oh? And then, part of it, tsaka, parang gusto mo na rin manigarilyo. Yes. Diba, minsan, kung hindi naman alak, ang kape naman ang kasama ng sigarilyo. Eh, diba? So, sabi nila, you try to limit the caffeine. And then of course, ito importante, be alert to bad moods. Ah, okay. Kasi kung, di ba, bad mood ka, sira ang araw mo, long day, na-stress ka eh, you tend to smoke.
no? So pag alam mo na medyo papunta ka na doon, baguhin mo na yung aura. Divert mo na. Oo, go somewhere else, like talk to your wife, maybe. O baka naman mabad mood ka lalo sa wife. Wala naman ganun. Hindi naman, ano, syempre. And then of course, meron pa, marami to. Avoid troublemakers. Yes, yung troublemakers, ang sinasabi dyan, yung bang a tendency na i-push ka pang manigarilyo ulit. Alam mo yun? Ay, mga, alam ko yan. Iwas sa mga kaya, bad influence. Sa simula ka lang. Dalawang linggo lang. Eh. Hindi na, balikan na dito. Dito mga tropa. Ayoko yung mga ganyan tao to. Hindi nakaka-encourage. Nakailan attempt ako mag-quit before. Yung bago ako tuloy yung mag-quit. Kasi kunya 1991 ako nag... 1990 ako nag-start. Mag-smoke. Tapos ang final quit ko was 2008. Final yon. 1990 ako nag-start. Tapos 2008 ang final quit. Pero may mga madaming attempts years, in between. Oo. Fail lahat dahil mag-fail ka. Dahil number one, kahit sabihin mo iwasan mo yung mga troublemaker or mga ganon, may mga certain habits like going to the CR. O kaya habang nagtatrabaho ka, like yung nature ng work or stress. Yes. Or alam mo ba, one time ina-associate ko ang sunrise with cigarettes. Talaga? So, pag nati-taping kasi ako, basta nakikita ko yung araw, ang routine ko is upo ko sa upuan, may hawak ka ng Coke, tapos may hawak ka ng Yossi. So, po kami mga artista, gano'n ang ginagawa mo. Wow, sarap! So, ang hirap. Pero nung nag-quit ako, dahil tama ka, something ano shocking has to... Happen. So, yes, of course. At yun ang pinakita ng daddy ko yung ano niya, yung video ng lungs niya. As in, may lung cancer. When he was diagnosed with lung cancer, may lung cancer, may video. Lalo ba smoker? He was, Chronic. 40 years. 40 years siya nag-smoke. Si dad mo. Yun ang nag-shock sa akin. Cold turkey ka, di ba? Cold turkey ako. Pero, well, lesson learned for everybody. Siyempre, importante talaga na matuto tayo sa next mga... time, initin mo yung turkey. Huwag makainin ng malamig. Oy, one more, meron pa. Yeah. Be patient and of course, stay on track. Stay on track. Focus. Kasi napakalaki talaga ng benefit pag tumigil sa paniligarilyo. Yes, in and out ng body, no? Mas makakatipid ka. How about talk mong i-channel mo to another vice, pero a healthy vice? Yes. For example, yes, kunyari, nag-quit smoking ka, i-channel mo na kung gano'ng kaka-aggressive mag-smoke doon, gano'ng kaka-aggressive mag-workout. Pwede. Oh, kaya nga, kanina, no, these are non-pharmacological, Doc, diba? Wala tong tableta, wala kang iinumin, walang rehab. Yes, walang rehabilitation, walang check-up sa doktor. All you have to do, follow all these things na binanggit natin. Tsaka basic lang to, napakadali. So, remember, lagi lang tayong ano, may drive na itigil na natin ang paninagarilyo. Pero tayong I don't know if there is a journal saying that yung withdrawal from smoking has a certain duration of years. Like, 4 years, 5 years, after stopping smoking, there is a tendency na yung system mo, the urge, you know, the urge, wala tayong pero, Doc, study dati, doon, no? If I may add, no? There's this journal or study sa abroad na meron silang golden period, golden age, o certain age na if you quit smoking, if you stop smoking, mag-i-improve o magde-develop uli yung lung capacity mo or yung respiratory system mo. Yes. Huwag ka lalakpas dun sa certain age na yun. What age is that? Oo. Kaya lang, kasi masyadong technical yung age. Kasi, paano kung, well, if I may, sabi na lang doon, at the age of 50, doon sa journal dati, no? Meron nga ako isang patient, nag-start siyang manigarilyo, 49. Tinanong pa niya ako, eto pa niya, kaka-start ko pala. Ibig mo sabihin, 49 ako ngayon, next year, titigil na ako manigarilyo. Yes. Kasi they found out, at the age of 50, ang lungs mo gidideteriorate na. That was before. Yes, oo. So, yun nga, sinasabi, kaya lang medyo hypothetical kasi, paano yung mga ibang pasyente? Oh, matagal pa naman yung age 50 ko, 25 pa lang ako, I'll continue with smoking. Hindi naman po pwedeng gano'n, di ba? Bong, it adds to the surfactant. The surfactant of the lungs. Yes. The ones that expand the lung. Yun. Lungs mo. Di ba parang ano yun collagen ng skin. Tapos yung surfactant. Yung surfactant kasi guys, yun yung nagaano parang... yun na nagpapa-expand sa yung pinaka-ano ng ano, yung liquefactive factor. Kaya ako, I don't use that, hindi ko sinasabi sa mga patient ko na, kasi baka mamaya,
18 years old na patient. Yeah. Eh, ah, Doc, sabi mo, at age of 50 pa ako mag-i-stop. Eh, di tagal-tagal pa. Hindi, age of 50, pero what if nag-start ka naman mag-smoke 12 years old ka? Kaya nga. Pero kaya nga yung journal na yon or yung topic na yon or yung report na yon medyo hindi masyado. Pero guidelines lang naman. Yes, yeah. That was before again, hindi na yata masyadong adapted yon. Okay. Thank you, Doc. Yes. Bong. Tama na, huwag na kayong manigarilyo. Oh, in the first place, huwag na manigarilyo. Kaya nga, gastos lang yan. Gastos lang yan. Alright, konsulta muna habang inahanap natin ang ating magtatanong ngayong araw na taga Bel Air, Makati City, si Celeste Tabing. Good morning po! Morning po! Ano magandang morning? Morning po! Parang call center morning. Na call center ng dating. Hindi po si Doc Bong. Morning! Good morning po, Doc. Hello, good morning! Apo. Tatanong ko lang po kung paano po yung patient management po ng lolo ko na may Parkinson's disease. Parkinson's? Okay. Celeste, ilan taon na ba si lolo? 60 na po. 62. Bata pa yun ah. Oo. So, ano ba yung mga napansin mo sa kanya? If I may ask, ano yung mga napansin mo na pagbabago sa kanya? Pumapayat na po siya. Tapos, bumabagal na rin po siyang maglakas. Lately po, medyo nababangga-bangga na po siya na para pong naiiwan po yung paa niya kapag yung isang paa niya pag naglalakad na po siya. Tapos namimili na po siya ng kinakain niya. Okay. Kasi June, yung Parkinson's, yan ay side effect ng ibang sakit, no? If I may say that, no? Let's say kamukha nun, yung pasyente very young, 62 something, no? Kung yan man ay high blood o may diabetes o may sakit sa puso, pwedeng seriously yung Parkinson niya pwedeng side effect na lang ng recent stroke or dating na stroke, ano? So very important initially na bago i-diagnose na Parkinson, makita muna yung ibang factors or ibang magpagawa ng mga diagnostics, let's say CT scan. Very important ma-CT scan ng brain kasi baka mamaya may tinatawag ng atrophy o pag-iidad o maagang pag-iidad ng parts ng brain natin, ano? Alam naman natin na yung function ng body natin nanggagaling diyan sa brain . And then number two, dapat makita siya ng neurologist kasi, no, para ma-distinguish ito ba ay talagang Parkinsonism lang or side effect ng ibang sakit. Baka mamaya side effect lang ng maraming medications na nainom niya before ang naging end product niya, ang naging resulta ay nagkaroon na nga ng mga debilitation, ano, yung mga abnormalidad na napansin natin, ano. So very important na magkaroon muna Celeste ng thorough physical examination, history taking, tapos makita ng mga experts. And of course, yung ating diagnostics, no. Very important yung blood chemistry, yung cranial CT scan, ano. So these are some of the factors of mga examination na dapat nating ipagawa. And then of course, kung talagang Parkinsonism na yung diagnosis o sakit talaga ng pasyente, may mga medications naman na pwedeng gamitin, ano? Para kasi ang problema diyan, June, hindi siya treatable per se. It's more of mahinder mo lang yung mabilis na pagkakaroon ng mga signs and symptoms, ano? Yung development kasi ng Parkinsonism, mangyayari talaga 'yon kung talagang nandoon na. Ang magagawa na lang ng medisina is ma-prevent na bumilis, no? May mga medications na iinumin at of course mga exercises na dapat gawin para mapabagal yung pagkakaroon o paglala ng Parkinson, no, o Parkinsonism, no. So I suggest thorough consult and then diagnostics. Pag talagang yun na ang side effect, medications, and then of course yung support natin, family support, very important yan kasi para hindi naman ma-depress yung pasyente at saka syempre of course dalangin sa Diyos, very important na yun ang ating unang magawa, no? So ayun, yun Celeste, may mga marami tayong gagawin para masuportahan natin saka ma-diagnose natin mabuti yung Parkinson's disease. Okay po. Okay.
Maraming salamat, Celeste. Thank you, Celeste. Na Bel Air Makati. Alam mo, Doc, mong kakagabi lang ha, nakita ko uli yung kilala ko matanda. Last month kasi, akala niya, nanghihina lang siya. Akala niya lang gano'n, akala niya parang na-heat stroke lang gano'n. Kagabi nakita ko siya, sabi ko, oh, kumusta na po ba? Sabi niya, taga Muñoz, sabi niya, ay, may Parkinson's pala ako. Ang mabagal na siya magsalita, tapos yung mata niya, ano man mabagal na rin yung ano? Yes, ganun pala yung ano ng Parkinson's? Oo, ang dami. Memory, sluggish, physical, yung attributes mo, mabagal, mabagal lumakad, nawala ng ganang kumain, nadidepress, no? So these are some of the signs and symptoms na ma-observe mo sa kanila. Pero mas may medications yan, tsaka close follow-up, nag-improve naman. And of course, very important, ma-advise natin, yung close family support. Very important yan, huwag natin pabayaan. Wala pa naman siyang pamilya niya. Yes, oo nga. Huwag natin baliwalain. Ano? So these are some of the important things that we have to do. Okay, next po natin si Asher Candapan Jr. ng Bel Air pa rin. Asher, good morning. Good morning po. Yan. Mga talaga mga taga Bel Air, nakangiti lagi. Oh, ito na, ganyang umaga natin. Nakangiti. Tatanong ko lang po kung paano po bumaba ang uric acid na nagdudulot ng gout. Okay. Well, I just hope na hindi ikaw yun. Ano, mukhang bata pa itong siya. Ilan taon ka na ba, sir? 35 po. Oh, ikaw ba yung may mataas na uric acid? Opo. Naku, babay. 35, okay. Well, ang uric acid kasi, yan ay end product ng protein metabolism, ng protina, no? So, lumalabas, protein ang pinanggagalingan talaga ng urea o tapos ang end product ng uric acid. So, usually, iniiwasan natin yung matataas na protina na masama sa katawan. Like yung meat protein, ano? Yung protein per se kasi, hindi naman masama yan. Pero pag nag-overload na tayo, especially ng mga yung galing sa karne, tsaka certain foodstuff, marami yan. May mga gulay nga na pinagbumulan din ng uric acid increase, ano? So, una sa lahat, iwasan natin. Bawasan natin or kung po pwede nga, tanggalin na natin. Especially yung meat protein. You can get the protein from the fish, no? Or sa ibang sources like fruits and vegetables, pwede naman. Of course, importante muna, meron tayong baseline. Pag kasi nag-elevate ng uric acid, marami ng side effects, no? Isa dyan, yung binanggit mo, yung pinagbumula ng gout o gouty arthritis, nakakaroon ng parang pagbubukol o pamamaga ng certain joints natin, usually sa paa, sa hinlalaki, then sa sakong, and then minsan sa elbow, minsan dito sa mga daliri natin, nagkakaroon ng mga parang bukol, ano? Pag nag-overload kasi yan, yung uric acid, it means our body cannot excrete it, especially sa kidneys, ano? Nagkakaroon ng overload, hindi na nailalabas ng kidney. Kaya nga yung iba dyan, pag overload na ng uric acid, nasisira ang kidney na, uwi pa sa dialysis, no? Gouty nephropathy ang nangyayari. So, very important, alisin o ilimit natin yung mga pagkain na mataas sa uric acid. Number two, of course, you always check your uric acid test, no? Yung uric acid determination. Ano na ba ang level nito sa katawan natin, no? Kung nag-overload na, try to seek consult, magpatingin tayo. Of course, may mga medications na pwedeng gamitin together with the proper diet, no? Especially ikaw, bata ka pa, 30 plus lang. Ang dami side effect ng high uric acid level, no? Hindi lang kidney failure, nagkakaroon ng hypertension. Pinagmumula ng high blood yan eh, no? Kidney failure, cardiac problem, dire-diretso kasi yung metabolism ng body na de-derange, ano? So, kung sa'yo, although mukhang maganda naman ng physical, ano niya, hindi naman katabad, pero yun niya, hindi nakikita sa ganun, definitely, magbawas naman tayo. Alisin mo na yung mga ganun pagkain na banggit natin. And then, regular consult. Ngayon, kung talagang kailangan mo na mag-medications, there are medications available sa market, pwede naman natin prescribe yan para bumaba at maiwasan yung mga morbid side effects o yung mga chronic side effects ng high uric acid level sa katawan natin. Okay, Asher. Okay po, salamat po. Sundin mo lang si Doc para ano, hindi mawala yung ngiti mo kasi pag di mo sinunod, di ka na makakangiti. Di ba, Harris? Ayan. Yes! Dead. Teka lang, pano? Bago tayo mag-weather, diretso ko muna sa'yo. Ah, sige, go. Mabilis lang naman yan eh.
ito, marami nagkakamali dito. Ah. Yung pagkakaiba ng pagbulusok, bumulusok, o yung pagpapailan lang. Ano yung isa? Oh, ano yung ulit, pagbulusok? Pailan lang. Pailan lang. Kasi halimbawa sa basketball, marinig mo yung isang ibang commentator. Sabi, ah, si ano, si halimbawa, si sino ba sikat ngayon? Curry. Si Curry, stop Curry. Bumulusok. Oh no, tumakbo. Yan, matakbo sa half court. Bumulusok, nag-dunk. Ah, oo nga. Mali yun. Parang mali nga, no? Kasi ang bumulusok, nose dive yun eh. Pababa. Pababa yun. Ah, oo. Diba? Kahit sa PBA, may maririnig kang ganun. Bumulusok, nag-dunk. Pala? Pa-dunk pa. Mali yun. Dive pala. Dapat yung pumailan lang. Ah, oo. Pumailan lang. Skyrocket siya. Para makapresyo naman mga bilihin minsan. Ang hirap naman sabihin. Pumailan lang. Tumataas. Minsan naman may sinasabi, bumulusok, pababa. Eh talaga nang pababa. Pababa naman kasi talaga yung bumulusok. Diba? Eh paano naman kung bumulusok pataas? Mali nga yun. Testing lang kita. Parang nag-dunk mo, diba? Ano yung pataas? Pumailan lang. Into the air. Parang ganun. Dapat paalala ni Rina yan. Yes. Pumailan lang. Baka si Rina sa UNTV Cafe, bumulusok. Nag-dunk. Ayan. Alright. Tingnan nga natin kung bumubulusok na ang ating temperatura. Wow. Ibig sabihin, mababa. Wow. Good morning, Harris. Pumulusok na yung airtime ni Harris. No. Awala. Good morning, Harris. Pailan langin mo. Sige. O, papailan lang pa. Sige. Good morning, Ray. Good morning, Harris. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Ray, tanong ko lang rin, no? Kasi nga sunod-sunod na araw na yung pag-ulan sa atin dito sa QC. Pero hindi ko alam kung QC lang ba umuulan or saan pang part ba ng Manila yung umulan ng these past days? Well, halos sa malaking bahagi ng Metro Manila, umaabot pa nga yan ang Pampanga, no? At ilang lugar din sa makarating lalawigan ng Metro Manila. Halos sa, may mga scattered yan, iba-ibang lugar sa ating bansa, lalo na yung may extreme northern Luzon and yung Mindanao area ngayon, medyo maulan din dyan. Oh, okay. So hindi na pala sa atin kasi this past days nga sa Cubao. Gabi, doon sa Cubao ilalim, tumataas na doon sa gato. Last Tuesday nga eh. So talaga umuulan. Pero ito ba, papasok na ba talaga yung ating tag... Sabi nga sa interview natin, di ba? Yes. Nasa June pa daw yung La Nina, pwedeng sabihin na papasok. So ngayon, habagat ba o tag-ulan? Ano ba yung nangyayari ngayon sa panahon natin? Sa ngayon, wala pa yung habagat. Pero yung by last week of May and the first week of June, dyan yung transition period na sinasabi ng pag-asa, as mentioned kanina ni Sir Anthony Lucero. Mm-hmm. Meron talagang ngayon yung transition period na maaaring pumalit na, mag-wet season na tayo from dry season, Harris. Okay, sige Ray, tignan natin kung uulan ba ngayong araw na to, Ray. Narito po ang magilagay na panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tail end of a cold front na kaapekto po ngayon sa may area ng Northern at Central Luzon. Samantalang yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone ay nakaka-apekto sa may area po ng Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, yun hong Northern at Central Luzon, makakaranas po dyan na makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon din po ng light to moderate rains ang Metro Manila. At nalalabing bahagi naman ng Luzon ay may mga chance din po na magkakaroon ng rain showers and thunderstorms. Sa area po ng Metro Manila, maaari pa rin pong pumalo sa halos 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. At ganun din po sa area ng Tuigaraw, sa Baguio po 24.2 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan 39.3 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at makakaranas din po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay gabi. 40 degrees Celsius din po o around 40 degrees Celsius ang maaari po maging heat index sa Metro Cebu at ganyan din po sa Iloilo City. Dito sa may Tacloban City, 37.3 degrees Celsius. Ang area po ng Mindanao, makulimlim din po dyan dahil nga po sa ITCC at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Pero ang temperatura o heat index forecast ng pag-asa para po sa Metro Davao, 38 degrees Celsius. Gendero City, 37.1. And dyan po sa may area ng Zamboanga City, 37.2 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. At ang pong sunset, 6:18 p.m.
Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umara, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Back to the house. Dagang salamat rin, Mayang Buntag. Live po yan sa ating UNTV Weather Station. Yes, Monica! Ano si Monica? Monica, where are you? Monica! Hello! Good morning! Nitay ko yung ikonsulte. Pero mapakilala ko muna ang ating kasama in uniform. O, di ba? Kasama natin si Captain Luwed L. Lincuna ng Philippine Navy GSC. Siya po ang Director ng Naval Public Affairs Office. Ayun. Good baby morning po sa inyo. Take a seat, sir. Alam niyo ba kung bakit nandito si sir? Hindi, dahil sa celebrate kasi ng Philippine Navy ang kanilang 180th anniversary. Wow, napakatagal na pala ng Philippine Navy, no? Talagang yes. More than a century na po, no? Opo, unang-una babatiin ko po muna kayo, Monica. Go ahead po. At saka sa ating milyon-milyong tagapanood, good Navy morning to everybody. Unahin ko lang po yung overview about ng Philippine Navy, yung history niya, at saka hanggang ngayon, 118. Yes. Ito po yung nagsimula sa revolutionary government during sa time ni Aguinaldo, na first pinalipad po ang ating Philippine flag doon sa isang maliit na vessel. Ang pangalan po ng vessel na yun is Magdalo. So that was May 20 of 1898. So kasabay din po ito halos ng ating Independence Day. Oo. And after that, ang inyong sangay po ng Philippine Navy ay isang sangay under sa Armed Forces of the Philippines. Yes. Alam naman po natin na merong Philippine Air Force, Philippine Navy at saka Philippine Army. So ito po yung Philippine Navy, yung sangay natin dito na kung saan in charge tayo sa territorial defense, lalong-lalo na sa dagat natin. Yes. At yung mandato po natin, hango sa konstitusyon natin. Ito po ay we are obliged to protect our people and the state, and of course, the sovereignty. Doon naman po sa mission, specific mission ng Philippine Navy, ito po ang we will organize, train, equip, maintain, develop, and deploy forces for sustained maritime operations. Meron din naman po tayong tatlong roles na ginagampanan. Which are? Okay, which are, first is constabulary role, military role, at saka diplomatic role, yung po yung tatlo nating ginagampanan. Yun. Yung military role, yung po yung dito sa internal security operations natin, tulong-tulong sa ibang branches of service. Yung diplomatic, yung relationship with other navies, countries, yes. Other countries, saka yung constabulary naman, yun pala yung sa internal security operations. Yung military role, yun yung nag-provide tayo ng surface assets to patrol our seas. Yun yung protection, ng ating karagatan. Sir, we all know naman na talagang ang Navy ay isa sa parang pinaka binibigyan pansin ngayon ng ating pamahalaan dahil nga sa nangyayaring, we all know this, yung mga dispute po no, sa ating mga karating bansa. And dahil dyan, nagkaroon po tayo ng modernization program. In fact, sir, no, recently meron tayong isang na dumating dito na SSV, no? Opo. Na sasakyan na talagang ipinagmamalaki ng ating Navy. Can you tell us more about po dito sa programa na inyong modernization program? Ano na po yung mga na-attain natin at ano pa yung ating mga gustong makuha at ma-attain in the future? Opo, i-start ko po, Monica, so no, yung national leader natin ay nagkaroon ng modernization. Yes. Hindi lang po ito sa Philippine Navy. Overall, yes. At saka sa Armed Forces, lahat po ng sangay ng gobyerno. Yes. So sabay-sabay po yan. So I will be talking more on the Philippine Navy. Yes. Dito po sa modernization natin. Mula nang umupo po yan ating mahal na presidente, marami po tayong line up ng plans based on roadmaps natin. Ito po yung mga plano kung paano natin i-procure yung equipment na kakailanganin ng inyong armed forces. Lalong-lalo na ng inyong Philippine Navy. Dumating na po as part ng modernization at saka yung grant ng ibang bansa. No? Pagsamahin ko na yung modernization at saka grant ng ibang bansa such as Australia at saka US. Ang mga dumating na po, meron na po tayong MPA kung tawagin, multi-purpose assault craft. Ito po yung mabibilis talaga na maliliit lang siya na kayang mag-maneuver at for territorial defense. Ilan po sir ang dumating na ganyan? More or less than 10 ang dumarating at we are still procuring more in the future. Dumating na din po yung dalawang barko natin, yung galing sa US. Ito po, alam po ng lahat yung
frigate natin, yung PF-15 at saka PF-16. Ito po yung barko Republika ng Pilipinas, Ramon Alcaraz, at saka barko Republika ng Pilipinas, Gregorio Del Pilar. Dumating na rin po yon, yung galing sa US. At dumating na rin po yung limang LCH natin, yung Landing Craft Heavy. Ang pinag-uusapan lang po natin muna dito, yung mga barko, no? Yes. Yung mga barko. So yung LCH natin, grant po yon, yung galing sa Australia. Yun yung Landing Craft Heavy natin. Ang purpose, ang layunin po nitong mga barko na to ay gagamitin natin during HDR operation, yung Humanitarian Assistance Disaster Response Operations, yung pagtulong sa mga sakuna, or yung i-perform yung non-traditional role ng armed forces, ng Navy, hindi. At pwede rin siya sa previous operation at magkaroon ng forces, pag-ferry ng forces from one point to other point. Ito yung pinag-uusapan po natin yung kararating lang. This is the first brand new vessel ng inyong Navy. Ito brand yung, new? Yes. Yun ang ating bigyang opo, highlight. Opo. Ito po ay yung SSV kung tawagin. Strategic Sea Lift Vessel na nanggagaling po ito sa bansang Indonesia. Sila po nakakuha ng kontrata. Yes. Ito po, once na makomisyon na ito, ito po ay tatawagin na Barko Republika ng Pilipinas, yes, Landing Dock Vessel 601 Tarlac. Ito po yung pangalan niya. Sir, itong bagong SSV natin, no, na Strategic Sea Vessel nga, ano ang ginagawa nito or ano ang magagawa nito sa Philippine Navy now that it's here? Yes, it's a multi-role vessel. Pwede sa traditional role ng military at saka non-traditional. Unahin ko lang po yung non-traditional role, no? Okay. Gawa ng climate change, maraming nangyayari. For example, sa Yolanda, pag tinamaan po, pwede pong mag-react ito as command and control vessel. Kung ma-down lahat ng communications, meron po siyang command and control ring. Meron kang makapagbigay ka lahat ng mga instructions, coordination or floating government command and control. Nandun, pwede mo sila embark. Second po, ang critical nito is she can carry a large amount of cargos kasi malaki po ito. Pwede po siyang magdala ng relief goods sa affected area. Pangatlo po ay dahil po sa meron siyang kakayahan na mag-house ng helicopter, tatlong helicopters dahil po. Dahil malaki ito eh. Malaki ito. So, both ano, air and sea. Tapos meron din po siyang LCU sa loob nito. Ano po ba yung LCU? Yes. Yun yung Landing Craft Utility na pwedeng sa loob. Sabi nga nila, para maintindihan ng lahat, manganganak siya ng mga vessel sa loob at saka tangke. So, makikita nyo ba sa mga pelikula na yung malaking vessel may lumalabas, yung may sa mga lumalabas tanke, diba? Yung parang manganganak. At saka, yun po ang mag-ferry ng troops kung saan yung affected areas. Ngayon naman, sa military role ng vessel na to, ito po ay pwedeng i-deploy anywhere in the country para mag-move ng troops at saka amphibious operations natin. More on internal security operations. So, gagamitin yung sa sini po na nakikita natin na manganganak siya lumalabas ng tangke at saka barko, tapos mag-land yung tropa natin sa Philippine Navy, which are the Marines. Ito po yun, nakikita natin sa screen natin, yung SSV. Ang ganda. Opo, dumating po ito ng May 16. And sir, I believe ito po ay isa pa lang dun sa inyo pong target na 5, if I'm not mistaken. No? Parang 5 vessels po yata yung inyong tinatarget. More or less po, kailan po yung kumbaga, target time natin na talaga makuha itong limang to? Opo, ano po ito, Monica, no? Yung first to shoot na po yun. Ah, okay. Ito, worth 3.87 billion pesos. Ang isa? Yeah, hindi po, dalawa po yun. Ay, yung dalawa. Ito po yung first. At second, we're very hopeful. Nakakontrata na po yun by next year. Darating same siya. Date, May, yung same month, by 2017, the other one will be coming. Sa plano po natin is we need more 3 for the force mix. Yung tatlong po na yun is plano pa. So sana, we are very confident na sa new leadership, ipush po nila yung modernization na yun. Yes, but if there's one thing we are sure of sa Philippine Navy, talagang napaka
bright po ng future nito dahil nakikita naman talaga natin na binibigyan pansin na ito ng pamahalaan, binibigyan ng budget ng modernization program, and we're hoping dahil tulad nga na nabanggit ko kanina, dahil medyo mainit po ngayon ang usapin dito sa mga territorial disputes sa ating karagatan, eh talaga mapalakas natin ang Philippine Navy natin. Opo, idagdag ko rin po Monica, no, yung isang major breakthroughs natin, yung limang helicopters na brand new, first brand new helicopter din po ng Philippine Navy. Ito dumating po, na ba ito, sir? Dumating na ito. Oh. Na noong 2011, dumating po yung first three, yung AW-109 o Augusta Westland. Gamit po ito ng Navy, no? Hindi po ito sa Air Force. Separate po. Sa Navy. Navy talaga ito. Sa Navy. Tapos last year, dumating yung dalawa na naman, yung Augusta Westland 109. Mm-hmm. Armed na po yun. Armed. Ibig sabihin, may mga baril na. So, all in all, lima po tayong helicopters na nandito tayo on hand. By next year naman, meron din tayong darating na anti-submarine helicopter. First of its kind. Kasi and, new capability po ito. Yeah, and we're looking forward to that. At yes, dahil po dyan, sir, mag-invite na po tayo sa gagawin natin mga activities for the 118th anniversary ng Philippine Navy. Yes, inanyayahan ko po ang lahat para magdumalo sa aming anniversary. Pero meron po tayong pre-anniversary celebration na magaganap bukas. Mm-hmm. Ito po yung Run for the Navy. Ang layunin po nito ay para ibigay yung proceeds sa Support Your Navy Foundation para sa ating fallen heroes, yung mga Navy natin. Magkakaroon That's din nice. Po, doon po yun mangyari sa Ross Boulevard, sa HPN. Ang ruta po nito is 5 kilometers only from HPN, pupunta po ng Calaw din back to HPN. Mm-hmm. After yung mga runners nandun na po, meron din tayong health wellness station. Mm-hmm. We're in free consultation, yes, pati po sa dental, at saka meron po tayong mga vets para sa mga pets nila. Din magkakaroon po ng static at saka kinetic display ang inyong Philippine Navy para makita ninyo ang ating mga accomplishments at saka future modernization. Makikita din po natin dito ang open ship or open house sa isang barko natin wherein lahat po ng mga bisita pwedeng pumunta, yung stakeholders at saka yung sinasabi ko sa yung brand new helicopter. Ngayon naman, supposed to be, sinabi ko kanina, ang anniversary talaga ng Navy is 20. Mm-hmm. However, it will be moved to 01 June. Mm-hmm. Saan po ito magaganap? Doon po ito magaganap sa Pier 15, South Harbor, aboard or sa loob ng bago nating vessel. Wow! Yung BR Petalak. Ano po ang mangyayari dito? Ito po ay there will be a simultaneous christening. Ibig sabihin parang bibinyagan. Bibinyagan na bibinyagan yung ating bagong barko. Tatlong barko na galing sa Australia at saka isang barko na galing sa yung brand new. Yung Indonesia. Uh-oh. Indonesia. So, ikrisen po ito sa umaga at pagdating po ng ating mahal na presidente, ng Commander-in-Chief, iko-commission. Ang ibig sabihin po ng iko-commission, this ship will be serving in the military. Entry niya sa serbisyo. So, yun po ang magaganap. Invited po ang lahat, pati yung mga media natin. May tour din po para makita natin. Yes, makikita nila yung result ng taxpayers' money. Atin po ito, Philippine Navy natin. Barko po natin yan. Atin ito. At dahil po dyan, no, maraming salamat po sa inyo, Captain Duet Lingkuna PN ng GSC. Babatin na ko. Okay. At may gusto pa po kayo batihan? Opo. On behalf of our flag officer and command, we would like to extend our sincere thanks and gratitude to dito po sa istasyon natin at sa lahat po ng mandaragat at mandirigma, yung sailors at marines na deployed over the country from Yami at saka Tawi-Tawi. Mag-perform po tayo ng maganda, patuloy ang pagserbisyo para sa taong bayan. Para naman po sa taong bayan, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong Philippine Navy. Sana hindi po kayo magsawa. At we will assure the people and the public na tutuloy namin kung anong meron at para sa bayan ang ginagawa ng inyong Philippine Navy. At kami rin naman, sir, dito sa Good Morning Kuya. At syempre, mga kababayan po natin, lahat naman po talaga kami nagpapasalamat sa kabuuan ng Philippine Navy dahil sa patuloy niyong pagprotekta at pagsisilbi para sa bayan. Maraming salamat, Captain. Thank you, Monica. Alright, 6:59 na ng umaga. Friday pa rin. Friday pa rin. Pwede na ba mag-break
fast. Wait lang kayo. Alam mo, dito tayo pwede kumain, hindi pa tayo nag-workout. Kaya nga. Si kayo, si Lina. Simulan na natin ang workout para makakain na, di ba? Sige. All right. Siyempre, inaabangan nila to. Kahapon yung topic natin, di ba? Paano nga ba nakakatulong sa atin yung pagtulog natin? Kahapon kasi yung topic natin, di ba? You can lose weight while sleeping. So, ano ba yung mga tips na pwede natin, tips na pwede natin gawin para mag-lose tayo ng weight, di ba? Una-una na nga dyan, while sleeping. Number one, magkakakain habang tulog. Oo nga, yun na yun. Kasama na yun. Overeating, bawal din yun. Pero yung una-una natin kahapon, di ba, dapat nasa deep sleep tayo or REM stage tayo. Alam niyo kung bakit? Dahil daw kapag nasa deep sleep tayo, your internal temperature spikes, which means your body is working harder to produce more heat sa katawan natin. So, mas gumagana yung ating metabolism at pag-burn ng ating fat. Sabi din nila, kailangan daw mas marami tayong protein sa katawan o protein intake kasi ang muscles daw, bine-burn niya yung fat sa katawan natin. So, the more proteins na kinakain natin and more muscles sa katawan natin, 15% daw yung na-increase nun sa pag-calorie burn natin sa isang tao. And then, syempre, kailangan kapag medyo malamig yung panahon, pwede niyong i-turn off yung mga heater nyo para yung katawan nyo mismo yung kusang nag-a-adjust at hahabulin niya. Oo, gagawa siya ng heat, hahabulin niya yung metabolism ng katawan nyo para mag-produce ng heat para makipagsabayan dun sa temperature nyo ngayon. And you have to drink green tea din daw. Sabi nila, ang green tea daw 3.5% more calories burned overnight yan. And avoid overeating. Alam nyo kasi, avoid late snacking, overeating, at saka yung mga puyat. Alam nyo pala, ang puyat nakakapag-release yan ng hormones na ghrelin at saka leptin. Okay. Yung ghrelin pala, yung ghrelin yung nagsasabing gutom na naman ako. Yun yung inire-release niya. Pero yung leptin, ang sinasabi naman niya, parang wala kang control, hindi ka pa nabubusog. So yun yung ghrelin saka yung leptin na hormone. So kailangan daw on time ng tulog ka, at least 8 hours. Ha? Wala yun. Wala. Sa green tea yun. Ano, nagbo-burn ng fat ang L-carnitine. Oo. Sunog ito ng taba. Tapos meron silang isang study na ginawa sa ano to, Amsterdam to na ginawa nila, na kailangan daw mag-drink ka o uminom ka ng protein shake an hour before you sleep. Kasi daw itong protein shake na to will help you keep your metabolic fire burning through the night. It also enhances protein synthesis that helps you cut extra 35 calories a day for every pound of muscle gain. So yun yung sinasabi nila, pwede ka daw mag-protein shake at least an hour before ka matulog. Kasi makaka-burn ka daw doon ng 35 more calories, extra calories, doon sa normal mong nababurn. So kailangan talaga mas marami kang muscle sa katawan kesa fat. Kasi ang muscle kasi is parang nababurn. Yes. Mas marami siya. 50 calories per 10 pound of muscle. Every pound of mature muscle burns X number of calories. Yes, oo. Tsaka tama ka rin, habang nasa sleeping state ang isang katawan, doon ka naglo-lose ng weight. Mm-mm. Kaya nga ang term nila sa unang meal ng araw, breakfast. Because ang tunay na pangalan long time ago was break the fast. Oh, okay. Kasi pag diba, Doc Bong, Doc Joseph, pagtulog ka, your body is in a state of fasting. Yes. Kasi you're burning a lot of calories. Tapos pagising mo, kakain ka. Yes. Yung conclusion ko kahapon, conclusion ko pa rin ngayon. Na? Si Rina palating tulog. Parating burn calories. Kasi mapayat siya. 8 hours, 8 to 12 hours a day. Laging tulog. Para sa atin. Tsaka habang tulog si Rina, nag-trampoline. Oo, nag-trampoline park. Di ba nga nag-inip nga si Rina, nag-earthquake? Hindi, pero may tip ako sa inyo, para makatulog kayo ng mas maaga pala, pwede kayo mag-take ng calcium tsaka magnesium. Kasi ang calcium tsaka magnesium daw, nagpa-prevent daw yan ng insomnia. So, 600 milligrams of calcium and 400 milligrams of magnesium a day. Ayan. Dr. Joseph, takbo! Yes! May susunduin lang ako, Diego. Kita mo yan. Yon! Guys! Bang stretch ka, smart. May bisita tayo si Dr. Zhang Wen. He restores one of the executive director ng PUA. Officer lang. Officer. Tsaka ano, vice chair ng Men's Health. Meron kang po-promote, Samuel? Yes, Dr. Joseph Lee. And we're promoting yung National DRE. Mm-hmm. And National Men's Health Month celebration, which is the month of June. Yes. And on June 18, we're providing free checkup for all men. Mm-mm. Dati it for prostate lang, pero ngayon expanded na to include all of men's health, erectile dysfunction, incontinence,
andropause. And this will be a free checkup nationwide from 8 a.m. up to 4 p.m. Buong ano to Pilipinas, as long as may urologist dun sa area na yun. Yes, ano, so. Siyempre, di namin mag-cover lahat ng parte ng Pilipinas. Pero meron kami mga areas na may nakatalaga talaga na urologist to do that. And I think, ayan, nakapost yung mga numbers para dun sa mga probinsya na di na alam kung ano ang centers nila. They can call up the numbers doon. Yes. Meron tayong sa Globe. Meron tayong sa landline. Meron din na sa Smart. So, kung gusto nyo magpa-examine yun, no, free check-up on that day, tawagan nyo lang number yun. Tanungin nyo kung meron bang center na malapit sa inyo. Saka maganda dito, Doc Sam, no? Kasi hindi lang kagaya before na mga few years ago. Di ba? Prostate lang ang ano yes, natin, yes, no? Ngayon kasi lahat na eh. No, yung buong ano yung mga diseases ng regarding sa men's yes. to men's health, no. Saka maganda dito, 'di ba? It's free. Yeah, libre 'yon. Oh. So, yung consult niyo, no? Kasi that's why we do it free kasi yung check up talaga for the prostate at least once a year lang. Kailangan lang 'yun once a year. Once na tumutong ka ng 40 anos pataas, at least man lang pa-check up ka once a year. And iba nagreklamo din, wala silang time, wala silang pera. Number one, actually, yung walang pera. Yes. So ngayon, itong ginagawa ng Philippine Urological Association, no, inaabot na namin or pinapaabot na namin itong servisyo ng libre. Yes. Para naman lang mapa-examine yung ating mga kalalakihan. Mm-hmm. Kasi sa ngayon talaga, mababa pa rin yung ating ano, yung awareness about prostate cancer, yung enlargement sa prostate and yung iba pang mga problema sa pangkalalakihan. Sabi nga nila medyo na na-neglect na yung lalaki. Marami kang mga programa sa babae, no? Maternal and child care, breast cancer, cervical cancer and everything. Pero programa para sa lalaki mismo wala talaga. And that is why we are promoting this. Para naman matuunan naman yung haligi ng ano ng tahanan, yung yes. tatay. And that is why ginagawa din namin to a day. Ginagawa natin kasi kasama si Dr. Joseph Lee. No, siya yung isa sa mga officers namin sa PUA. Yeah. Ginagawa namin to a day before Father's Day. So ang Father's Day kasi June 19. Yes. Regalo na yan. So regalo na namin sa mga kalalakihan. One way para sa amin ng mga urologist, sa amin ni Dr. Joseph Lee, na makapagbigay naman ng servisyo. Annually yan, Bong. Annual. Pero isang araw lang na bibigay namin para sa makalakihan. Pero Dok Sam, may mga pasyente nagtatanong kasi, no, after this free examination and evaluation, pwede ba silang bumalik dun sa institution o yung specialist na pinagtingnan nila? Hindi lang naman yan one time, big time. Para dun sa mga normal, walang mga problema, then i-advise na namin natin na bumalik after a year na naman para sa libreng check-up. Yes. Pero doon sa may mga problema talaga, nakita may problema, then may continuous na follow-up yun. Yes. And of course, meron tayong mga centers na nagbibigay naman ng mga charity na consultation, charity services. Yeah, okay. For ano, Doc Sam, for promotion again? Yeah. So again, on June 18, no, yung tinatawag namin na National DRE and Men's Health Check-up, libre po yan from 8 a.m. to 4 p.m. nationwide. Tawagin nyo lang yung numero na ka-post kanina kung gusto nyo malaman kung may center na malapit sa inyo. And then of course, sa June 26, yung ating Euro Run, yung fun run para i-promote yung ano yung men's health and ano and prostate cancer yes. awareness. Yes, okay. Thank you, Doc Sam. Okay. Diego? Ba? Nagulat ako dito ah. Hindi alam ni Angel sa napupunta ang anak namin eh. Hanapin nga natin yan. Hindi nagpaalam. Ay, nako. Ano, Kika Italia? Sa mo tinangayang anak namin? Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Hi! Hi! Hi, Mio! Parang mga speed kayo, ano ko ba? Mga kasambahay, ako po si Kika. Ako naman si Talia. At kami ang inyong Traffic Girls for the day. At kasama namin si Mio, ang anak ni Angela and Diego Castro. Yes! Oh. So, di ba? Mga kasambayan, no, Talia, kamo
kung saan na ba ang lagay ng traffic ko dyan sa Balintawa. Ito, Kikay, binabaybay po namin ang EDSA Northbound sa tabi po ng isang sikat na mall dito. Mm-hmm. At sa may Balintawak area po, ano, southbound at northbound po yan, hanggang near road, ay tuloy-tuloy po ang daloy ng traffic ko. So maluwag-luwag pa dyan. Oo, mga kasangbahaya ito ha, kapag dadaan kayo ng Timog, all the way to Ortigas na ko, medyo mabigat na po ang daloy ng traffic ko. Yan po kapag ay nasa side kayo ng southbound. Pero kung northbound naman, walang problema dahil maluwag pa. Oo. Pero pagdating naman walang, sa... Walang traffic pag maluwag. Ito naman, pagdating sa SM Mega Mall hanggang Buendia, ay medyo mabigat din po ang daloy ng trapiko sa southbound po yan. Pero pagdating po ng, sa may northbound naman po, ay tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Eh, Ayala Avenue. Ayala Avenue to Arnais, Pasay Road, magaan pa both sides, ha? Mm-hmm. Pero ito, Talia, ha, mga kasangbahay, uunahan ko na kayo kapag dadaan ko kayo ng Magallanes, no, southbound, po. All the way to Tramo na kung mabigat na yung traffic ko dito. Magbaon sila ng pasensya dyan. Magbaon ng maraming pasensya. Pero ang northbound na mga lugar na yan ay light to moderate pa po. Mm-hmm. Ito naman, Kikay, ano, ito, sa Taft Avenue, oo, sa yung eskwelahan, ay maluwag-luwag ang daloy ng traffic ko at kapag southbound. Oo, southbound yan, ano. Taft Avenue hanggang Mall of Asia. Pero sa northbound, ang Taft Avenue at FB nagiging Harrison, nagiging mabigat ay, na may congestion. Yes, congestion, oh, na. May congestion, ayan. Mm, mga kasangbayan, ang ating traffic update for today. Ako po muli si Kika. Ako naman si Talia. At kasama namin si Mio. Say hi. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kikay at Talia, sa pagtangay ng anak namin. Alright! Ano oras na? It's 7:11. And it's time for what? Breakfast! Alright! Good morning sa mga chef natin. Good morning, chef. And one of the favorite times of the day. Yes, diba, Harris? Oh. Dahil anong gagawin natin ngayon? Monica, kakain na tayo. Yes! Nag-iina na si Monica. Oo. Pero kakaiba ang presentation, yes, natin today. Diba? Kasi nasanay tayo na sharing ang nangyayari. Yes. At least ngayon dito, wala ang gawan. Na-update siya, no? Oo, wala ang gawan. Very organized. Very organized. Sino na? Yeah, chef. Ano po ni-ready natin ngayon, chef? Bali, ako po is appetizer lang kasi kasama ko nga po yung aking mentor chef, si Chef Freddy. Mentor ko po siya. So, bali, ang itinipare ko lang po is chicken wings alafra Jablo. Wow, manghang yata to. Medyo. Okay. Pero caring-caring naman po. Nice. Ano po yung ingredients po nito, chef? So, ang ating mga ingredients po is chicken wings, salt and pepper, flour, oil, red onion, garlic, cayenne powder, paprika, chili flakes, tomato paste, water, at para naman sa cucumber, garlic, aioli natin is mayonnaise, cucumber, garlic, and parsley. Okay, chef. Ano naman ang ating procedure naman dito? Opo. Bali, yung chicken po, i-frico ko na po, na-i-fry ko na po sa bahay. So, ang gagawin ko na lang dito is yung ating yung basting natin. Mm-hmm. So, ang ginawa ko lang po is sinote ko yung garlic, onion, and inadd ko na po yung tomato paste. At saka yung ating mga ingredients na paprika, cayenne, anato. Yes po. At saka yung chicken broth po. Mm-hmm. And then, chili flakes. Chili flakes. Opo. Wow, manghanga. Yun na po. So, yun lang po. Ganun lang po tayong kasimple. Okay. Parang buffalo wings lang po yan. And then, isasama na po natin sa tinry natin na chicken. Mm-hmm. Yan po. Mas maganda po na ilagay na po natin sa isang lalagyan. Then, ialog na lang natin siya para even po ang pag-distribute ng basting natin. Ah, okay. So, yun yung ating chicken wings a la fra. Jablo. Then, yung po, nilagay po natin siya sa, meron po tayong parang dip, yung po ating cucumber aioli natin. Okay. So, madali lang naman po yan with mayonnaise, garlic, and yung cucumber. Parsley. Cucumber. Okay, sige, chef. Diretso na po natin, chef, yung ating mga social media account, chef. Makikita niyo po ako sa FB ko na Diva Cucinera, Instagram po na ganun din po, Diva Cucinera. Okay. And then, yung aking Ace of Heart Catering Services po. Wow. And gusto ko na rin pong magpasalamat kay na Chef Lay ng and Chef Gigi ng Malayang Kusina. And
Gusto ko na rin po i-promote yung ating Organo Coffee. Kung gusto niyo po yung healthy na coffee, pwede nating kontakin si Chef Glenda. Okay. So, pwede na bang bumate? Mamaya na lang. Contact number mo muna. Yeah. Yung contact number ko po is 0920-252-9008. O, lubusin na natin. Sige, Chef. Bumate ka na. Lulubusin ko na kasi medyo para suspense ang aking mentor. Oh, wow. So, babatiin ko na rin po yung mga kasamahan ko sa work, mga office mate ko sa Sanyo Denki, sa may Olonga po. Good morning. Good morning po sa lahat ng mga taga-Olonga po. Lalo na po yung aking mga best friend dyan, sina Romar, Kang and Apple. Yan. Okay. And syempre po, yung mga taga Antipolo po, family ko, saka yung sa Lores Subdivision. Good morning po sa lahat. Alright, good morning. Thank you. Thank next, syempre nakita natin may naka-individual plates dito. Yes. Good morning po. Special po para special sa inyo. Special sa amin, no? So portioned out na, no? Portioned out para wala po agawan. Pero nakalimutan ni Chef, matakaw kami. Anyway, Chef, ano to? Pinipir ko po sa inyo, sesame crusted pork loin with pea emulsion and roasted pepper mash. Yummy! Oh, sarap! Sige chef, ano ingredients ito? Para po sa pork, meron po tayong seasoning na salt, pepper, Worcestershire sauce, at meron po siyempreng egg white para pag kinot po natin ang sesame seeds ay didikit po siya. Then for sa pea emulsion, meron po tayong siyempre green peas, meron tayong chicken stock, and olive oil, onion, salt and pepper. Then after that we'll blend it so we will be having a puree consistency. Okay. Then dun po sa mashed potato, just home style mashed potato, gawa tayo ng home style mashed potato, kailangan po natin pauluin na patatas na may balat para intact po ang flavor niya at ang starch niya. Yes. Then pag overcook na po, remove po natin sa water, tanggalan ang balat, imash po natin, lagyan po natin ng heavy cream, lagyan ng butter, salt and pepper. At para po doon sa bell pepper flavor, magsusuti po tayo ng bell pepper, olive oil, garlic, onion. Suti po natin hanggang sa maluto siya. Then, ipupuri po natin siya uli hanggang sa maging puree consistency. Then, i-add po natin siya sa ating mashed potato. Wow! So yun yung mga procedure na rin, Jakes. Oo, kaya at least tinuha ni Chef Dick kasi mga orientation talaga ng mga, especially ng mga mentor chef, ganun eh. Yeah. Ganun kami mag-interpret ng mga recipe. Pero at least makikita ng mga viewers natin step-by-step process. It's a very simple lang naman, di ba, Chef? Yes. Like, nakikita nila ngayon yung garlic, yung red onion, yun ang sinusute mo. Chef, bakit red onion ang mas ginusto mo instead of boy? Mas flavorful ang red onion, mas sweet ang flavor niya pag naluto. And yung I see you also use red bell pepper for the color na rin. For the color na rin. Oo. Yeah. Kasi may contrast ka dahil you have a green puree already. Green, diba? Yes. Oh, so at least very color. Mayroon tayong red, almost orange now. Mm-hmm. Yun. Ito yung kinikwento mo kanina, Chef, yung sa iboboil muna with the, yes, no, with the skin. So, compact ang flavor ng potato. So, kasi pagka binol nyo sa na-overcook, tendency na mag-iwahiwalay ang potato sa water. So, yung taste niya, nandun pa rin. At saka natin siya titimplahan ng salt, pepper, butter, at saka heavy cream. Oh, yun, heavy cream para full blood. Then after flavor, we go to gym. Wow, delicioso. After carb. Then chef, ito, nakikita habang tinitignan ng mga viewers natin, ang tinatanong ko sa pork loin, very very critical, very dangerous kasi minsan pag mali ang luto mo sa pork loin, yes, nagda-dry out. Ano technique mo para ma-share mo sa viewers para hindi mag-dry out ang pork loin? Para hindi mag-dry out ang pork, first of all, kailangan natin siguraduhin ang temperature na paglulutuan natin. Ang internal temperature ng pork is 155 above for safe trend. Then, para hindi siya ma-dry out, ang pinakamaganda sa pork loin, pagkaluto, serve hot. Serve hot. Kumbaga, ano, kung kailang kakainin, doon mo iluluto. Same like the steak. Doon mo yung fire na, lahat ng juices niya is lalabas. So, ayan, correct, perfect. Ayan, nakikita ng mga viewers. Ang dami, no? The plating. Ayan, saya si Monica. Wow, excited sila. Chef, ha? Teka na, chef. Promote muna natin. Saan ka namin mahanap? Mga social media accounts mo, contact number mo. Meron po akong group, which is Joyful Community, Munting Kusina Recipe. And I have also PPNP, Malayang Kusina Culinary Brilliance. And of course, yun, Chef, ito, Sandok Palayok, at iba pa. Pagkain Pinoy, negosyong Pinoy. And then, ating Instagram, meron ba? Instagram po, Chef Ferdy. Chef Ferdy. Instagram. And my contact numbers. Facebook is
Freddy Alaid. Freddy Alaid ang Facebook, i-follow niyo po 'yan or i-ano, i-friend niyo si Chef. At kung gusto ang number po is 0998 497 6668 and 0918 669 0296. Mababati mo na, Chef. Babati po ako. Una-una po, binabati ko ang aking asawa sila ni Aledas at si Maraya sa pagsuporta sa akin. Papunta rito. First time ko po itong mag-appear sa TV. Wow. Good morning! Mga, good morning! Mga co-admins ko sa lahat ng group at ang mother ko sa Muntinlupa at mga sister ko at lahat ng mga kaibigan ko sa FB. Good morning po sa inyo lahat. Oh, good morning po. Chef. Ayun, at least pwede na kumain kasi. Yeah. Wow. Na, nagwawala na. Spoon and fork lang. Oh, yeah, Monica, maraming siguro salamat. Ko, spoon and fork lang ang hawakan mo dyan. Hindi ka nakakain. At tayo dyan! Ano na meron, Angel? Hindi, may segment pa ako eh. Panorin niyo to. Every Friday ay nakakasama natin siya upang magbigay ng libreng payong medikal para sa ating mga kasangbahay. So, tapos obserbahan in 3 days kung merong pagbabago and then kung kaya pa, pa-examine natin yung plema ng mga anak mo. Matagal-tagal na rin natin siyang nakakasama dito sa loob ng bahay. Kaya naman kahit once a week lang siyang nandito, ay sulit na sulit na rin. Yung kalakasan niya medyo pababa na rin, ano? Pero may tinatawag dyan sa English, yung tinatawag na peripheral neuropathy, Tatay Carlito. Hardworking kung siya ay i-describe ng mga kasama sa trabaho. Isang mabuting kaibigan. Nakbo! Ayan, ako. Talaga to. Ano ko yan? Ano? Malahan ka pa dito. Hindi kasi, meron kasi kaming, meron akong ibibigay sa inyo. Wait, sa mga guys, nakahiwalay. Pero sa mga girls. Pila-pila! Isang mabait at may takot sa Diyos na haligi ng tahanan. Mapagmahal at caring na asawa at ama. Bagamat siya ay laging busy sa trabaho, ay hindi niya hinahayaang hindi sila makapag-bonding ng kanyang mga anak. Kaya sa iyong espesyal na araw, Doc Bong, narito ang mga taong nais magpaabot ng pagbati sa iyo. Mula po sa ABB Infirmary, kami po ay babati ng Happy Birthday, Doc Bong! Happy Birthday, Dr. Bong Santiago! Sana po, lagi po kayong samahan ng Diyos sa inyong mga paggawa. Sana rin po, huwag po kayong magsawa na laging tumuwang sa ating mga taga-akay, sa kanilang mga adikaing medikal. Wish po namin na sana lagi po kayong ingatan ng Diyos at ganun din po ang inyong asawa na si Sis Mali. Doc Bong, we love you, we miss you, yeah! Happy birthday, Uncle Bong Bong! Hello, happy birthday, Doc Bong, God bless! Happy birthday, Sabbath day, Doc Bong, from Dubai, yeah! Feliz aniversário por Espírito de Mão Bom, de Curitiba, e Deus abençoe sempre! Happy birthday, Doc Bong, from Beltran family of Melbourne, Australia. Mula po sa Toronto, Canada, binabati po natin si Dr. Bong na Happy 20th Sabbath Day! Happy 20th Sabbath Day, Brad Dog Bong, from Jersey City! Happy 20th Sabbath, Brad Bong! We love you, we miss you! Mula sa iyong GMK at UNTV family, Happy Birthday, Dog Bong! Medyo na kumating dati to. Ice cream cake? Ano mo sasabi yung birthday boy? O, dito yan. Okay. Yeah. Speech daw. Speech daw. Salamat sa pagbati. Don't cry.
To my loving wife. Yun! To my kids, to my parents, syempre, kay nanay, kay tatay. Of course, kay Inkong, kay Mami Bet, kay Daddy Dan, mga brethren from Farm One sa Brazil. Yes. Sis Lorna and Grace Mondelo of Toronto, Canada, Beltran Kitchu, kanina ako sa Melbourne yun. Of course, sa sister ko, si Cherry, and kay Kuya Arnold also in Canada, tapos of course sa family ko. And of course, sa gawain. Okay. Yes. Salamat po sa Diyos, kay Kuya Daniel, of course, kay Brother Eli. Salamat po sa pagtitiwala. Ayun, salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa Diyos. Yes! Yes. So, syempre, we look forward to more years working with you. Talaga naman kami looking ay natutuwa. Looking forward for more service. Oh, si Doc Bong, kakaiba yan eh. Pag may sakit ka, isang text lang yan eh. Kahit saan ka pa, worldwide talaga ito si Doc Bong. So, we love you, Doc Bong. We love you. Salamat po. Angel mami yung magte-trending eh. Oh, hashtag. Pasalamat din tayo sa ating singer for today. Oh, si Toto. Sa mga tumutulong sa atin. Okay, Doc Bong. Oh, Toto, maraming salamat for joining us. Thank you for having me again. May mga upcoming gigs ka ba, album, that we need to know? Kung gusto nyo manood, every Tuesday, nasa Metro Walk Music Hall ako. Mm-hmm. So, paggabi, kasama ko dun media. Si... May mga kasama akong musikera dun, so hope you check out. Mm-hmm. And then, that's Facebook and Instagram accounts. Facebook, hanapin nyo lang ako, Toto Seryoso. Sa YouTube, may mga videos ako dun. Sa Spotify, iTunes, may mga recordings ako dun. So, check out nyo yung music ko. Alright, so take it away, Toto. One last song for us. You're down in trouble and you need some love and care, and nothing, oh nothing is going right. Nagulat ako eh. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakalipas na naman po isang linggo ng Good Morning Kuya. Susunod na po ang Get It Straight with Daniel Razon.